Ito na po yung mga compilation natin sa kwento ni Butchok mga idol, simula sa kanyang pagiging paslit hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta sa ating mga upload mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Merry Christmas sa lahat ng ating mga taga-suporta. Simula na po natin ang ating kwento. Nagpalingon-lingon ang mga bata sa buong paligid. Nakakaramdam agad ang mga ito ng presensya ng kadiliman na parang nababalot talaga ng lagim ang buong lugar ng kampo. Doon sa daan, may mga nakikita din silang nagkalat ng mga sundalo. Ang barangay Itaya kasi nasa liblib na ito na bahagi ng lugar ng kampo. Kaya sinadya ng mga sundalo na dito magkukuta. Dahil noon, kadalasan, daanan ito ng mga rebelde papunta sa bayan. Makalipas ang ilang mga minuto, nakarating na ang mga ito doon sa kuta ng mga sundalo. Nakikita na nila ang maraming mga sundalong gumagala sa buong paligid, mga sasakyan ng pandigma at ang mga mahahabang bakod na gawa sa mga matutulis na bagay. Agad silang pinatuloy sa loob para makausap ang namumuno doon na si General Guevara. Nang harapin na ng general ang grupo nila ni Butchok, tulad ng iba, gulat na gulat ang mga ito nang makita ng mga bata ang ipinadala ng kanyang kumpare na si General Mata. Kakaunti lamang ang mga nakakaalam sa misyon nila ni Butchok, mga nakakataas lamang sa grupo ng mga sundalo at kapulisan. Hindi pa nga makapaniwala itong si General Guevara na mga bata ang mga nasa kanyang harapan. Agad itong tumawag kay General Mata para kumpirmahin ang kanyang kaibigan. Ilang minuto din ang pag-uusap ng mga ito bago muling kinausap ni General Guevara ang mga bata at itong si Sarhinto Gabi. Agad din na kinausap ito ng general. Wika nito, "Kailangan ko kayong pagkatiwalaan. Mamayang hapon, bago ang pagkagat ng gabi, sasamahan namin kayo doon sa magiging kuta ninyo. Ngunit Sarhinto Gabi, kailangan ko din na mapaniwala na talagang karapat-dapat ang mga batang ito sa kanilang misyon. Pasinsyahan na ninyo, ngunit hindi isang laro ang pupuntahan ninyo ngayon. Buhay ang nakataya sa misyon ninyo. At kung may isa man sa inyo ang mapahamak sa bakbakan, siguradong malaking problema ang aming kakaharapin. At ang pinakadelikado pa, baka makasuhan pa kami." Sagot naman itong si Sarhinto Gabi, "Ano naman ang ibig sabihin mo, General? Paano ka mapaniwala ng mga batang ito at sa anong paraan?" Sagot naman ng General, "Habang hihintayin natin ang pagdating ng magiging escort ninyo papunta sa magiging kuta ninyo, susubukan ko ang sinasabi ni General Mata na may mga kakaibang lakas at galing ang mga batang ito. Sumunod kayo sa akin." Pagkatapos, lumabas na ang mga ito doon sa malawak na kwarto at nagpunta ang mga ito sa likuran na bahagi ng kuta na iyon. Mayroong malawak na lugar doon na ginagawang ensayuhan ng mga sundalo. May mga tinatawagan din ang general at makalipas ang ilang mga minuto, may mga dumating doon na mga sundalo at muling wika ng general, "Magkakaroon muna tayo ng kaunting kasiyahan, Sarhinto Gabi. Kahit tatlo o dalawang labanan lamang, huwag kayong mag-alala. Alalay lamang ang mga tauhan ko. Gusto ko lamang na makita na karapat dapat nga ang mga batang ito. Kapag nakikita kong hilaw pa ang mga kakayahan ninyo, pasensya na. Hindi ko mapapayagan na magpapatuloy kayo sa inyong misyon." Nagkatinginan ang mga bata sa kanilang narinig. Ngunit wika nitong si Butchok, "Naintindihan ko ang mga iniisip ng mga ito, buddy. Toto, Kuya Gabriel. Kaya mas nakakabuting ipakita nga natin sa kanila na karapat dapat nga tayo sa misyon na ito.
Totoo. Kami na muna ni Kuya Gabriel at Nonoy ang magpapakitang gila sa mga ito. Pagkatapos umusad ng ilang hakbang itong si Butchok at wika ng bata sa harapan ng mga kasundaluhan. Tatlo sa tatlo na ang subukan, General Guevara. Sa mga pagkakataon na ito, naintindihan namin ang mga saloobin ninyo. Sino ba naman ang mag-aakala at magtitiwala sa mga katulad namin na mga bata ang sasabak sa matinding bakbakan? Ngunit iisa lamang ang aking masasabi, General. Lilinisin namin ang kagubatan ng Kampo 1 at Kampo 2. Sa narinig ng ilang mga sundalo na nakapalibot sa kanila, nagtawanan pa ang mga ito. Pati pa nga ang ilang mga opisyal na kasama nitong si General Guevara. Sa tingin pa nga ng iba, parang nagdidelirio lamang ang batang ito sa mga pinagsasabi. Wika pa ng isang general na kasama nitong si General Guevara. Ako ang kinakabahan sa mga batang ito, General Guevara. Kung ano-ano na ang mga pinagsasabi. Ano ba ang pumasok sa utak ni General Mata? Bakit mga batang walang kamuang-muang ang mga ipinadala sa malaimpernong lugar na ito? Sagot naman nitong si General Guevara. Makikita natin ngayon, General Agustin, kung ano ang kayang gawin ng mga batang ito. Natitiyak kong hindi basta-basta na magpapadala si General Mata kung wala siyang malakas na dahilan at nakitang kakaiba sa mga ito. Makalipas ang ilang minuto, nagsisimula na ang kasiyahan at subukan. Nakahubad na ang isang sundalo na nasa gitna. Nakangisi pa ito sa kanila. Binilinan pa ito ng mga kasamahan na alalay lamang ang mga kilos sa pag-atake nito. Baka maglupasay pa sa lupa ang mga bata sa kakaiyak kung masaktan ang mga ito. Si Gabriel ang unang lalaban. Kasing tangkad na ang mga batang ito doon sa mga sundalo. Ngunit mabanaag mo pa rin sa kanilang mukha at katawan na bata pa lamang talaga ang mga ito. Huwi ka pa ng sundalong makakaharap nitong si Gabriel. Oh, bata, bigyan kita ng pagkakataon na umatake sa akin. At tandaan mo, huwag kang iiyak kung masaktan. Dahil nandirito ka sa lugar ng isang imperno. At ngumisi ito kay Gabriel. Tanging sagot lamang ng bata. Ganun ba? Ngunit hindi naman ako natatakot sa impernong sinasabi mo. Si Lucifer ang dapat na matakot sa akin. Mas lalong nagtatawanan ang mga nakapalibot sa kanila. Sagot naman muli ng sundalo habang patawa-tawa. Sige, tama na yung mga walang kwintang pinagsasabi mo, bata. Umatake ka na. Bibigyan kita ng 5 minuto para makaatake sa akin ng malaya. Ngunit kakatapos pa lamang ng sinasabi ng sundalo, biglang umatake na itong si Gabriel na sobrang bilis na sa isang kisap mata lamang ng sundalo na sa kanyang harapan na ang bata. Pati ang mga nanonood at nagtatawanan, gulat na gulat din ang mga ito sa ginawa nitong si Gabriel. Pagkatapos, iniumang agad nitong si Gabriel ang kanyang kamao sa mukha ng sundalo. Dahil sa gulat ng sundalo, agad itong umatras at napadilat ang mga mata. Ngunit sa hindi niya malaman na dahilan, walang kahirap-hirap, nasundan pa rin agad siya ng bata at patuloy na nakaumang ang kamao nito. Wika nitong si Gabriel. Hindi ba sa batas ng mga sundalo, huwag mong pagbibigyan ng pagkakataon ang iyong kalaban na makalamang? Mukhang isang malaking pagkakamali ang pagbibigay mo sa akin ng pagkakataon na umatake at ang ginawa ninyong pagmamaliit sa amin. Hindi ko ugali na umatake sa walang kalaban-laban. Gawin mo ang lahat dahil sa isang suntok ko lamang agad kitang mapabagsak. Matapos ang sinabing iyon nitong si Gabriel, agad itong umatras para pagbigyan ang sundalong makahanda. Sobrang nainsulto ang sundalo sa pangyayaring iyon. Biglang sumeryoso ang muka nito at natahimik, lalo na ang mga nakapalibot na mga sundalo.
Kung kanina nagtatawanan ang mga ito, ngayon natahimik at nagkakatinginan na lamang. Pati sina General Guevara, hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang nasaksihan. Ilang sandali pa, nagpupuyos na ang saloobin ng sundalo habang humakbang na ito papunta kay Gabriel. Nais nitong makabawi sa kahihiyan. Sa harap pa naman ng kanyang mga kasamahan, para siyang batang walang nagawa sa harap ng isang bata. Biglang umigkas ang kamao ng sundalo sabay ng pagwika ng "Hambog kang bata ka, may gatas ka pa sa labi. Ipapatikim ko ngayon sa iyo ang bangis ng mga sundalong nandirito sa lugar na ito." Dalawang mga suntok ang pinakawalan nito. Ngunit ang mga suntok na iyon, walang kahirap-hirap na nailagan nitong si Gabriel. Pagkatapos, biglang umigkas ang kanang kamao nitong si Gabriel at pinatama niya ang suntok na iyon sa budiga ng sundalo. Napakabilis na halos hindi na nakita iyon ng mga nanonood, pati ang sundalo. Hindi na niya nagawang maiwasan pa ang suntok na iyon ng bata. Agad na napaigit ito ng tamaan at agad na naramdaman ng sundalo na nagdilim ang kanyang paningin. Agad itong napaluhod sa lupa at bumagsak paharap na nauna ang mukha sa lupa. Agad na nawala ng malay ang sundalong ito na mas lalong ikinamanga ng mga kasamahan ng mga ito na nakapalibot sa kanila. Napatulala pa nga ang mga ito habang nakatitig sa kanilang kasama na hindi na ito gumagalaw at nakabulagta. Mabilis naman na tumayo itong General Guevara para agad na mabigyan ng pangunahing lunas ang kanyang tauhan. Ngayon, napapalitan ng pagkamangha at pagkabilib ang saloobin ng mga sundalo. Hindi iyon pangkaraniwan. Isang suntok lamang at sobrang bilis pa ng bata. Naglalakad na itong si Gabriel pabalik sa kinaroonan nila ni Butchok. Habang ang mga bata, pangisingisi lamang ang mga ito. Wika pa nitong si Gabriel. "Sapat na ba iyan, General? Hindi ko pa itinodo ang aking lakas." Dahil sa sinabing iyon ng bata, ang ilan sa mga sundalo, mas nakakaramdam ang mga ito ng puot doon sa mga bata. May isa sa kanila ang may kaunting karunungan din sa mga orasyon. Agad itong humiling kay General Guevara na hayaan na siya na siya na muna ang harap sa susunod na lalaban. Ayaw na sana nitong si General Guevara na magpapatuloy ang subukan na iyon. Sa unang laban pa lamang, kumbinsido na ang mga ito. Nakakaiba nga ang lakas ng mga batang ito tulad ng sinabi ng kanyang kumpari na si General Mata. Ngunit ang karamihan sa mga opisyal doon, gusto pa ng mga ito nang makita kung ano pa ang kakayahan ng iba pang mga bata. Kaya sumang-ayon na din itong si General Guevara. Ngunit natatakot na ito para sa kanyang mga tauhan. Sumunod naman na naglalakad papunta doon sa gitna ay itong si Nonoy. Wika naman nitong si Butchok sa kanyang kaibigan. "Buddy, mukhang may tangan ang isang iyan." Sagot naman itong si Nonoy. "Oo, buddy, naramdaman ko din ito. Ngunit mahina lamang. Agad ko itong patumbahin sa ilang tira lamang." Ang sundalo na makakaharap ni Nonoy ay isa sa mga nirerespeto doon sa kanilang kampo dahil nga sa karunungan nito sa mga orasyon. Kaya nakakatiyak ang mga sundalo na kung malakas man ang mga batang ito, kaya itong tapatan ng kasama nilang may karunungan. Ilang sandali pa, wika ng sundalo kay Nonoy. "Mukhang hindi ka ordinaryong bata. Hindi ako makakapayag na ipahiya ninyo ang mga sundalong nagpapakamatay sa lugar na ito para labanan ang mga rebelde. Hindi ako magiging mabait sa iyo." Sagot naman nitong si Nonoy. "Hindi kami namamahiya. Sadyang sobrang minaliit lamang ninyo ang aming pangkat. Para sabihin ko sa iyo, manong sundalo, makailang beses na kaming may mga nakakaharap na mga may tangan na tulad mo. Mas malalakas at mas mababangis. Pati mga aswang ay natatalo din namin.
kaya hindi mo ako kayang takutin sa pananalita lamang. Ipakita mo kung ano ang kaya mo, dahil hindi din ako magpipigil sa aking lakas. Napatitig ang sundalo kay Nunoy at nanggigigil na lalo. Mahihina lamang ang kanilang mga boses sa pag-uusap ng dalawa. Hindi iyon narinig ng mga nakapalibot sa kanilang mga sundalo. Ngunit alam ng mga iyon na maanghang ang namamagitan na usapan ng dalawa. Wika pa ng isang nanonood na sundalo. Hoy, Ricky! Ipakita mo sa batang iyan kung sino ang kanilang nakakaharap para matauhan. Pagkatapos biglang umatake na itong si Ricky ng mga pagsuntok. Ngunit agad na nailagan ang mga iyon nitong si Nunoy. Kakaiba din ang bilis nitong si Ricky. Angat nga ito sa karamihan dahil sa tanga nito. Ngunit hindi iyon sapat para kay Nunoy, dahil walang kahirap-hirap na agad na naabot ng bata ang liig ng sundalong antingero. Agad na nakakubabaw na itong si Nunoy sa liig ng sundalo, at pagkatapos ibinagsak na niya ito sa lupa. Gulat na gulat ang sundalo. Napakabilis kasi ng ginawang iyon ng bata na halos hindi na niya nakita kung paano iyon ginawa. Natamimi naman ang mga nanonood at naniniwala na ang mga ito na hindi nga mga ordinaryong ang mga batang galing doon sa lugar ng basak. Kakaiba ang mga ito, at ngayon pa lamang sila nakasaksi ng mga batang mayroong ganitong mga kakayahan. Hindi naman nagpapatalo agad ang sundalo. Gamit din ang karunungan nito sa pakikipaglaban, agad itong nakawala kay Nunoy. At pagkatapos, dinaluhong na niya itong si Nunoy galing sa likuran. Ngunit bago niya ito mahawakan, biglang umikot itong si Nunoy at pinatama ang kanyang siko sa papa-attacking sundalo. Dahil magkasalungat ang kanilang lakas, doble ang impact sa pagkatamang iyon. Agad na nabuwal sa lupa ang sundalo at nawalan na ito agad ng malay. Nakikita pa nga ng mga nakapalibot na mga sundalo ang dugo na lumabas galing sa bibig ng nakakalaban nitong si Nunoy. Napadilat pa nga ang mga mata ng batang aswang sa kanyang isip. Mukhang napasagad yata ang kanyang pag-atake. Mukhang napasobra. Maagap naman itong General Guevara na inutusan ang mga tauhan na tulungan nila ang sundalong nakabulagta. At pagkatapos, inihayag na nito na tapos na ang subukan. At pinahintulutan na niya na magpapatuloy ang mga bata sa kanilang misyon. At nakahanda din silang tumulong sa mga bata kung kinakailangan, lalo na baguhan pa ang mga ito dito sa kampo. Ngunit mayroon pang isang opisyal ang makulit. Marahil sobrang nainsulto na talaga ang mga ito nang makitang walang kalaban-laban ang mga sundalo sa mga bata. Tumayo ito at nagwika kay General Guevara. Sir, tatlong subukan ang sinasabi mo kanina. Tatapusin natin ang tatlong iyon. Ako na ang susunod na sasabak. Nag-iinit ang aking katawan sa aking nakikitang kagalingan ng mga batang ito. Gusto kong subukan ang kanilang lakas. Napatitig itong si General Guevara doon sa dambuhalang sundalo na nasa kanyang harapan. Isa ito sa mga pinakamalakas at mabangis sa kanilang hanay. Makailang bisis nang pinangunahan ito ang mga bakbakan doon sa bukirin ng Kampo 1 at Kampo 2 laban sa mga rebelde. Kaya sumang-ayon na din itong General Guevara. Ngunit wika niya, huli na talaga ang laban na iyon. Colonel Marcos, hindi sa wala akong bilib at tiwala sa iyo, dahil nirerespeto ko ang lakas at katapangan mo. Ngunit sana mag-iingat ka sa mga batang iyan. Nakita na natin ang naunang dalawang laban. Hindi mga normal ang kakayahan ng mga batang iyan. Ang sagot naman ng opisyal, General Guevara, marami na akong napatay na mga kalaban. Hindi ang mga batang ito ang magpapahiya sa akin. Naglalakad na ito papunta doon sa gitna. Wika pa nito. Sino ang susunod sa inyo? Sabik na akong dudurugin ito. Wala akong pakialam kung mga bata nga kayo.
Kakaiba nga ang lakas ninyo. Ngunit hindi iyan ang magpapanginig sa aking katawan. Ang mga sundalong akmang aalis na sana nagsibalikan ang mga ito para manood sa huling laban. Kilala nila itong si Colonel Marcos, mabangis sa lahat ng mababangis. Isa nga ito sa hanay ng mga sundalo na kinatatakutan na ng mga rebelde. Nasasabik na ang mga sundalo kung ano ang kayang gawin nito kalaban ang mga bata. Wika naman itong si Butchok. Ako na ang sasabak sa rinto, Gabi. Mukhang hindi pa talaga nadala ang mga ito. Bibigyan ko lamang ng leksyon ang dambuhalang sundalong ito. Matangkad itong si Butchok sa kanyang edad na 14 na taong gulang lamang. Nasa 5 talampakan at 8 pulgada na ang taas nito. Ngunit nagmistulang unano pa rin ito kung ikumpara kay Colonel Marcos na mahigit sa 7 talampakan ang tangkad. Nakangisi pa ito kay Butchok habang papalapit na ang bata doon sa sundalo. Ilang sandali pa, agad nang umatake itong si Colonel Marcos kay Butchok. Habang itong si Butchok, wala itong balak na patagalin pa ang labanan nila. Agad na inihanda ang kanyang mga kamao. Nakakuyom na ito at balak nang pabagsakin agad ang kaharap na sundalo. Nang makalapit na itong si Colonel Marcos, agad na nagpakawala ng suntok itong si Butchok. 2 suntok na galing sa 2 kamay at kanan. Napakabilis ng mga suntok na iyon na parang sumabay lamang na tumama sa katawan ng sundalo. Dahil matangkad ang sundalo, minabuti nitong si Butchok na sa magkabilang tagiliran niya patamaan ito. Rinig pa ng mga nanonood na mga sundalo ang paglagabog sa mga suntok nitong si Butchok kay Colonel Marcos. Nakita ng mga sundalo na biglang napahinto sa pag-atake ang opisyal at napatulala. Marahil hindi inaasahan ng sundalo ang ginawang iyon ni Butchok. Tumalikod ng bata at naglalakad pabalik doon sa kanyang mga kasamahan. Habang ang sundalo, unti-unti itong bumagsak para itong tinibag na puno ng saging na bumagsak sa lupa. Bago pa ito bumagsak, nawalan na ito ng malay dahil sa lakas ng ginawang pagsuntok na iyon nitong si Butchok. Ang lahat ng mga sundalong nanonood, napatulala ang mga ito at hindi pa makapagsalita at makakilos, lalong-lalo na ang mga opisyal. Sa loob lamang kasi ng 1 segundo, agad nang napabagsak ng bata ang kanilang kinikilalang pinakamalakas at pinakamabangis sa kanilang hanay. Pagkatapos, napatitig ang mga ito sa batang si Butchok. Maliit lamang ang katawan ng bata. Katamtaman lamang ang laki ng mga bias nito. Ngunit nagtataglay pala ito ng kakaibang lakas na parang mas malakas pa sa kalabaw. Ilang sandali, nag-uunahan na ang mga ito sa paglapit kay Colonel Marcos para agad na matulungan ang opisyal. Habang itong si General Guevara, agad nang inihayag na opisyal nang tapos ang subukan na iyon. Pagkatapos, ipinatawag na rin ang grupo nila ni Butchok. Ngayon, sobrang napahanga na ang general sa lakas ng mga bata. Sa tingin niya, may laban na sila doon sa bagong sulpot na grupo na kinatatakutan ng mga sundalo at mga pulis ang grupong Tadtad. Humingi agad ng paumanhin itong si General Guevara sa kanyang pagdadalawang isip sa paniniwala sa kakayahan ng mga bata. Sagot naman nitong si Butchok na naintindihan niya ang lahat. At humingi na rin ng tawad itong si Butchok dahil may mga nasaktan ang mga ito na mga tauhan nitong si General Guevara. Sagot naman ang general habang natatawa. Huwag mo nang alalahanin ang mga iyon, tiniente Musang. Dahil sanay na sa basagan ng mukha ang mga sundalong nandirito. Sanay na sa aspitong pagsasanay sa pisikal na kakayahan ang mga ito. Matapos iyon, agad rin na kinausap ni General Guevara itong si Sarhinto Gabi na siyang nagsisilbing gabay ng mga bata. Kinakailangan din nitong si General Guevara na magpapadala ng 2 sundalong sanay na sa lugar na iyon. Ipapadala niya itong si Tandang Bitoy.
Isa din itong kafgo at katulong ito ng mga sundalo. Alam na alam ng matanda ang pasikot-sikot ng mga kagubatan dahil sa ilang taon na niyang nabubuhay sa mga kabundukan. Dating magsasaka ito at bumaba lamang sa patag dahil takot sa mga rebilde. Kasama din nitong si Tandang Bitoy ang anak na isa ding kafgo, itong si Romeo. Malaki ang maitulong ng dalawa dahil bukod sa sanay na ang mga ito sa lugar ng kampo, maraming beses na din na nakakaranas ang mga ito ng makakaharap ang mga rebilde. Kaya sanay na din ang mga ito sa mga bakbakan. Nang dumating na ang magiging escort nila, may nabalitaan agad ang mga ito na 10 mga pulis ang napatay doon sa barangay Mansilig. Medyo liblib na din ang lugar na iyon. Ayon pa sa kwento, nagpapatrolya ang mahigit sa 50 mga pulis doon sa lugar para maitaboy ang mga rebilde na nanggagambala doon sa mga magsasaka sa may paanan ng bundok. Ngunit ang nangyayari sa mga ito, tinambangan sila ng mga mababangis na mga rebilde. At ang kamalas-malasan pa, grupo ng tadtad ang kanilang nakakalaban. Tumagal lamang ng kalahating oras ang bakbakan na iyon at nalalagasan na ang panig ng mga pulis ng 10 ang bilang at mayroon pang mga sugatan. Ayon sa mga nakaligtas, hindi tinatabla ng bala ang mga ito. Kadalasan na dalang armas ng mga ito ay mga itak. Iilan lamang ang mayroong bitbit na mga baril. Kaya nga, ang mga namatay na mga pulis, tadtad ng mga taga, ang katawan ng mga ito. Nagmumura na itong si General Guevara. Wika nito, narinig pa nila ni Butchok. Ang titigas kasi ng mga ulo. Sinasabing umiwas muna sa mga lugar na pinamumugaran ng mga tadtad dahil napakadelikado ang grupong ito. Mayroon kasing nagiging hindi pagkakaunawaan ang panig ng mga sundalo at doon sa panig ng mga pulis. Kaya nitong mga nakaraang mga linggo, hindi na nagkakaroon ng pag-uusap ang dalawang mga pangkat. Nagkakaroon kasi ng palitan ng mga maanghang na salita sa pagitan nila ni General Guevara at ang hipi doon sa mga pulis na nakapwesto doon sa paanan ng bundok ng Campo Dos. Isa din ito sa kadalasan ng mga nangyayari sa dalawang panig, ang hindi pagkakasundo, kaya hindi ganun kasolido ang kanilang pakikipaglaban sa mga rebilde. Ngayon, sa isip ni General Guevara, kung patuloy na magmamatigas ang mga pulis na umayaw sa kanilang kagustuhan na tumulong doon sa paanan ng bundok ng Campo Dos tungkol sa mga problema ng mga ito, lalong-lalo na sa grupong tagtad, ipapadala na niya ang grupo nitong si Butchok. Makalipas ang ilang mga sandali, kasama ang mahigit sa 20 tauhan nitong si General Guevara, papunta na ang grupo nila ni Butchok doon sa magiging kuta nila. Ayon kay General Guevara, nakaantabay din doon ang mga tauhan niya para bantayan ang buong lugar. Pagdating ng grupo nila ni Butchok doon sa lugar, magsialisa na din ang mga ito. Ayon kay Tandang Bitoy, kahit na isang segundo, hindi sila pwedeng magpabaya o magiging kampante dahil umaaligid lamang ang mga rebilde at ang iba pang mga kalaban ng pamahalaan. Lumipas din ang mahigit sa kalahating oras, narating na nila ang lugar. Nagpalingon-lingon agad ang mga bata sa buong paligid. Nasa gilid ng sapa ang kuta nila. Medyo mataas din ang bahaging iyon na sapat na para makita agad ang buong kapaligiran. May ilang mga puno ng kahoy ang nasa gilid ng sapa at may nakita sila si Butchok na 2 mga kubo ang nakapatong doon sa mga sanga. Sa tingin ng mga ito, maaaring pwisto iyon ng mga bantay ng kuta. Agad na bumaba na ang grupo nila ni Butchok at tinulungan na sila ng mga escort na sundalo para mailagay nila ng maayos ang kanilang mga gamit. Kasalukuyan nakausap na din nila ni Sarhinto Gabi at Butchok ang namumuno doon sa mga sundalo na nagbabantay sa lugar habang wala pa sila. Ayon ito na hindi lamang sa mga rebilde sila
dapat na mag-ingat dahil sa ilang gabi na panatili nila sa lugar na ito habang nagbabantay at naghihintay sa pagdating ng grupo nila ni Butchok na dumating. Marami silang mga nakikitang mga kakaiba. Ayon kasi sa mga ito, mag-iingat ang grupo nila ni Butchok sa mga taong naninirahan dito mismo sa lugar. Dahil may mga balitang may mga aswang sa mga ito na gumagala at namimiste tuwing gabi. Kaya ang ginawa nila, tuwing gabi, maglilibot ang mga ito sa unahan kung saan mayroong mga bahay ang nakatayo. Hindi na rin nagulat ang mga sundalo nang makitang mga bata pala ang papalit sa kanilang pwesto. Dahil sinabi na iyon ni General Guevara sa kanila kanina pa. Ngunit hindi talaga maiwasan na mapatitig ang mga ito doon sa mga bata. Kahit na sinabi pa nitong si General Guevara na nagtataglay ang mga batang ito ng kakaibang lakas na mas angat ng dihamak sa karamihan, hindi pa rin sila makapaniwala sa mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, nang makalis na ang mga sundalo, agad na pinulong nitong si Butchok ang lahat ng mga kasamahan. Ngayong gabi, magsisimula na ang kanilang misyon. Kailangan nilang gawin ang mga nakatukang gawain ng mga sundalong pinalitan nila. Kailangan na magtalaga itong si Butchok ng mga tauhan para maglilibot sa lugar na iyon. Lalong-lalo na ang sinasabi nitong mga kabayan na nasa unahan. Sa kanyang mga kasama, mas lamang itong sinunoy sa lahat ng aspito tuwing gabi. Kaya itong si Nonoy ang inutusan nitong si Butchok na mamumuno sa kanilang gagawin na paglilibot. Makakasama naman itong si Nonoy ang dalawang kafgo na sina Tandang Bitoy at ang anak nitong si Romeo. Nakikilala na din kasi ang dalawang ito ng mga taong nakatira dito sa lugar. Bukod sa tatlo, isinama na din nila ang dalawang antingero na sina Ariel at itong si John. Makalipas ang ilang mga minuto, umalis na ang grupo nila ni Nonoy. Pinaybay na ng mga ito ang gilid ng sapa papunta doon sa unahan. Maaga pa lamang ang gabi, kaya natitiyak nitong si Tandang Bitoy na gising pa ang karamihan sa mga taong naninirahan doon sa unahan. Habang ang grupo nila ni Butchok, agad din na humanda ang mga ito sa tulong na din ni Sarhinto Gabi, sina Commander Anino, kasama ang nag-iisang tauhan nitong si Kimba, ang nakatukang magbabantay doon sa buong paligid. Nakapwisto agad ang mga ito doon sa isang kubo na nakapatong doon sa sanga ng malaking puno ng kahoy na sa gilid lamang ito ng kanilang kuta. Nakatago ang kubong iyon dahil na rin sa mga malalagong mga dahon. Sanay na din kasi ang mga rebuilding ito sa mga ganitong gawain. Sanay na sina Commander Anino sa mga ganitong estilo. Samantalang wala silang itinalaga na mga magbabantay doon sa paligid ng bakod. Sapat na ang kakayahan nila ni Commander Anino na makita ang buong kapaligiran at maramdaman kung sakaling mayroong mga kalaban. Bukod sa sanay na ang dalawang mga rebuilde na galing sa bundok ng Pitos, malalakas din ang kakayahan ng mga batang ito sa mga orasyon, lalong-lalo na itong si Commander Anino. Nasa unang palapag naman nakapwisto ang grupo nila ni Paking. Ngunit mas pinili ng mga ito na doon na sa labas ng kanilang kuta matutulog para makatulong na din sa pagbabantay. Nasa gilid ng kuta ang mga ito, hinaharangan na lamang nila ng mga haloblaks ang kanilang kinaroroonan para kung sakaling may mga kalaban man, hindi agad sila masisipat ng mga ito. Samantalang doon naman sa ikalawang palapag ng kuta, naroroon sina Butchok kasama ang dalagitang babaylan na si Lorena, sina Sarhinto Gabi at itong si Gabriel. Sa makatuwid, walang nanatili sa loob ng kanilang kuta doon sa unang palapag dahil nga sa kakaunti lamang ang kanilang bilang. Makalipas pa ang ilang mga minuto, nagpasya na naman sina Butchok at Gabriel na doon na magpapahinga at pumuwisto sa bubong ng kanilang kuta para agad na matatanaw ang buong paligid kung sakaling may mga mararamdaman ang mga ito. Sa mga pagkakataon na iyon,
narating na rin ng grupo nila ni Nonoy ang kinaroroonan ng mga kabahayan doon sa unahan. Hindi naman gaanong karamihan ang mga ito. Nasa 10 mga bahay lamang ang kanilang nakikitang nakatayo doon sa gilid ng sapa. At doon sa kabilang gilid naman, nakikita nila ni Nonoy ang malawak na palayan. Doon pa nga sa isang maliit na kubo na nasa gilid ng sapa, may nasipat pa ang mga ito na parang nag-iinuman. Wika nitong si Tandang Bitoy. Tara na, Sir Hintulupo. Puntahan natin ang mga iyan at nang mapag-alaman na ng mga ito na bago na ang mga nagkukuta sa lugar na ito ng mga sundalo. Mababait ang iilan sa mga iyan at mapagbigay. Kapag nakasundo ninyo ang mga taong ito, bibigyan kayo ng mga makakain tulad ng mga prutas at mga gulay. Ngunit kailangan pa rin natin na mag-ingat dahil iilan sa mga ito may lahing mga aswang. At kapag nalingat ka, walang pagdadalawang isip na biktimahin ka ng mga ito. Ganon talaga ang kadalasan sa mga aswang, mga hudas at traitor. Ngunit hindi ko naman nila lahat dahil may mga kaibigan din akong mga aswang na parihas at mababait. Napatitig na lamang itong si Nonoy doon sa matanda. Hindi pa alam nito ang kanyang tunay na pagkatao at sa isip ng bata. Tama ito sa mga sinasabi. Mayroon pa rin mga aswang na mas pinili ang mabuhay ng tahimik at mababait ang mga ito sa mga tao. Huwag lamang kantiin ang mga ito dahil hindi ka rin naman patatawarin sa bagsik ng mga aswang na ito. Tulad niya at ang angkan ng kanyang ama na mga gabunan doon sa kabilang isla. Ilang sandali, mabilis nang lumapit ang grupo nila doon sa mga nag-iinuman. Gulat na gulat pa nga ang mga ito nang makita sina Tandang Bitoy dahil kilala naman nila ang matanda. Bilang nagsisilbi ng pamahalaan, agad na inanyayahan ang mga ito doon sa kubo na iyon. Inalok pa nga sila ng inumin, ngunit tinanggihan na nila ito dahil may mga nakatuka pa silang mga gagawin. Agad naman na ipinakilala ni Tandang Bitoy ang namumuno sa kanila na si Nonoy. Ngunit tulad ng karamihan, napatulala ang mga ito habang napatitig sa bata. Ang buong akala pa nga ng mga ito na nagbibiro lamang itong si Tandang Bitoy dahil napaka-imposible na bata ang mamumuno sa kanila at ang mga pumalit doon sa kuta ng mga sundalo. Ngunit nang makita nilang seryoso naman ang mukha nitong si Tandang Bitoy, tumahimik na lamang ang mga ito. Sa isip nila, napakadelikado ang ginawa ng mga ito. Dahil sa oras na mapag-alaman ng mga rebuilde na mga bata ang bagong nakapwisto doon, siguradong gagawa ng paraan at hakbang ang mga rebuilde para atakihin ang mga ito. Habang nag-uusap ang mga kalalakihan kay Tandang Bitoy, napuna nitong si Nonoy ang isa doon sa lima. Napakatahimik nito at panay lamang ang ginawang pagtitig sa kanila at lalong-lalo na sa kanya. Nakakaramdam din ng kakaiba ang batang aswang na parang mayroong ibang katauhan ang lalaking ito. Pasimpleng lumingon itong si Nonoy doon sa dalawang kasama na sina Ariel at John. Alam nitong si Nonoy na may mga kakayahan ang mga ito. Susubukan niya kung naramdaman ba ng dalawa ang presensya ng isang iyon. Nang magkatitigan ang mga ito, tumango lamang ang dalawa na parang ipinahiwatig na pareho ang kanilang mga nararamdaman. Ilang minuto din ang lumipas at nagpapaalam na sina Tandang Bitoy doon sa mga kalalakihan na nag-iinuman. Balak ng kanilang grupo na maglilibot na muna doon sa dulo ng palayan dahil nando doon ang maraming mga puno ng kahoy. Gasira lamang ang kanilang dala na ilaw. Sapat lamang iyon na makita nila ang paligid ng kanilang mga nilalakaran. Hindi pwedeng magdala ang mga ito ng mga malalakas na mga ilaw dahil baka agad silang masipat ng mga kalaban. Minsan pa nga, pinapatay nila ang ilaw na iyon kapag klaro na nila ang daan.
Lumipas pa ang ilang mga minuto, tuluyang nakarating na ang mga ito doon sa dulo ng palayan. Tahimik na ang mga ito at iniiwasan na makagawa ng anumang ingay. Dahil nga, ayon kay Tandang Bitoy, ang lugar na ito mayroong iilan na may lahing mga aswang. Sa isip kasi ng matanda, baka subukan sila ng mga ito kung mapag-alaman na bago ang mga nakakuta doon sa unahan. At tama nga matanda sa kanyang hinala. Dahil ang isa sa mga nag-iinuman doon sa may kubo ay lahi nga ito ng mga aswang. Ang mga taong ito kasi na nakatira dito sa lugar kapag nakita nilang mahina ang pwersa ng mga sundalong nakapwesto doon sa kuta na nasa gilid ng sapa, gagawin ng mga ito ang lahat para makapamiktima at nang magsialisa na ang mga sundalong iyon dito sa kanilang lugar. Nagawa na nila ito dati. May nabiktima ang mga ito na dalawang mga sundalo. Ngunit ang buong akala ng mga ito na iatras na ang pwersa ng mga militar, nagkakamali sila. Dahil mas dinagdagan pa ang mga nagbabantay doon na naging dahilan para magkakaroon na ang mga ito ng takot. Dahil doon, kinuha ng mga ito ang loob ng mga sundalo. Bibigyan nila ang mga ito ng mga prutas at gulay at naghanap lamang ang mga ito ng mga pagkakamali ng mga sundalo para maka-attake ang mga aswang na ito. Karamihan kasi sa mga aswang na nandirito ay mga kamag-anak ng mga rebuilding nagkukuta doon sa dalawang kagubatan. Isa nga ito sa mga pinakamahirap para sa mga sundalo dahil kadalasan na mga sibilyan na nasa Bukirin nakipagsabwatan ang mga ito at nagiging mata para sa mga rebuilding. Dahil mayroong mga kamag-anak ang mga rebuilding galing sa mga taong ito. Nakakaramdam agad ng kakaibang presensya itong si Nunoy. Sa mga oras na iyon, wala pang nararamdaman ang dalawang mga anting ngero na sina Jun at Ariel. Di hamak na mas malakas kasi itong si Nunoy kumpara sa kanila at malakas din ang pang-amoy ng batang aswang. Agad na lumapit itong si Nunoy doon sa dalawang anting ngero na nasa hulihan. Agad na wikan itong si Nunoy. Kuya Jun, Kuya Ariel, may mga naramdaman ba kayong kakaiba sa paligid? Umiling lamang ang dalawa at nagtataka. Tanong din agad nitong si Tandang Bitoy na masama agad ang hinala. Ano ang ibig mong sabihin, Sarhinto Lobo? Sagot naman nitong si Nunoy. Tatay Bitoy, may mga aswang ang nasa paligid. Huwag silang magkakamali sa akin dahil hindi ako magiging mabait sa kanila. Papatayin ko ang mga ito kung gagawa ang mga ito ng pamimiste sa ating grupo. Agad naman na wika nitong si Tandang Bitoy. Huwag muna, Sarhinto Lobo. Baka ang mga aswang na sinasabi mo ay ang mga taong naninirahan lamang dito sa lugar na ito. Hindi pwedeng magkakaroon ng hidwaan galing sa panig ng mga militare laban sa mga sibilyan. Ngumiti lamang itong si Nunoy. Hindi naman sigurong hayaan na lamang natin na patayin tayo ng mga aswang na ito, Tatay Bitoy. Dahil pinahalagahan natin na kabilang pa rin ang mga ito doon sa mga sibilyan. Tatay Bitoy, sa oras na magiging aswang na ang mga ito at balak tayong atakihin, hindi na sila kabilang sa mga taong pinoprotektahan natin. Kabilang na ang mga ito sa mga kampo ng kadiliman na may banta sa ating kaligtasan at dapat nang mawala sa mundo ang mga ito para hindi na makapamisti pa. Natahimik na lamang itong si Tandang Bitoy sa kabilang banda kasi ng kanyang pag-iisip. Tama din ang sinasabi nitong si Sarhinto Lobo. Ilang minuto pa ang lumipas, nakapagpasyan na ang mga ito na bumalik na doon sa gilid ng sapa at doon na muna magpalipas ng mga oras bago bumalik doon sa kanilang kuta. Ngunit habang binaybay na nila ang gilid ng sagingan at palayan, dito na nila narinig ang matitinis na boses na hindi nila maintindihan kung saan galing na mga nilalang. Muling tumigil ang mga ito sa paglalakad at nakikiramdam.
Hanggang sa may narinig na naman ang mga ito na kaluskos galing doon sa kalubluuban ng sagingan. Ramdam na din itong si Nonoy at ng dalawang antingero ang presensya ng mga aswang. Wika nitong si Nonoy na bahagyang nilakasan pa ang boses para siguradong maririnig ito ng mga aswang. Isang beses lamang akong magbigay ng babala. Sa oras, nagagawa kayo ng katarantaduhan sa mga tao, lalong-lalo na sa amin. Papatayin ko kayong lahat. Napatitig na lamang itong si Tandang Bitoy at Romeo kay Nonoy. Napabilib ang mga ito sa katapangan ng bata. Ilang sandali pa, may narinig silang mga angil ang papalayo galing doon sa sagingan. At alam nila, hindi galing ang mga ito sa mga ordinaryong mga hayop. Alam nila, naggaling ang mga angil na iyon doon sa mga aswang. Ilang minutong nakatayo lamang ang grupo nila at nakikiramdam. At pagkatapos, muling wika nitong si Nonoy. Pansamantalang lumayo muna ang mga aswang. Ngunit natitiyak kong hindi tuluyang lumayo ang mga ito. Parang may binabalak ang mga ito sa atin, Tandang Bitoy. Tara na, bumalik na tayo doon sa gilid ng sapa. Masama ang hinala ko sa tunay na katauhan nung isa sa mga nag-iinuman. Tanong naman agad ng matanda. Ano ang ibig mong sabihin, Sarhinto Lobo? Tandang Bitoy, batid kong hindi ordinaryong tao ang isang iyon. Isa itong aswang. Napaisip itong si Tandang Bitoy dahil kung aswang nga ang isang iyon, maaaring alam na nito na bago ang mga sundalong nakapwisto doon sa unahan. Kaya hindi malayong subukan sila ng mga ito at ang mga aswang na nagpaparamdam nila ngayon. Maaaring mga kasama na ang mga iyon ng lalaking kasama doon sa mga nag-iinuman. Makalipas ang ilang mga sandali, mabilis nang naglalakad ang mga ito pabalik doon sa kubo na sa gilid ng sapa. Sa mga pagkakataon na iyon, mag-alas 10 na ng gabi. Ilan na lamang sa mga kabayan ang mga nandoon ang nakabukas pa ang mga ilaw na lampara. Ang karamihan sa mga kabayan nakapatay na ang mga lampara ng mga ito at nababalot na ng kadiliman ang bahay ng mga ito. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ng grupo nila ni Nonoy, narating na nila ang kubo doon sa gilid ng sapa. Nakita nilang nandoon pa rin ang taong sinasabing aswang nitong si Nonoy. Ang hindi nila alam, nang mapansin itong pabalik na ang kanilang grupo doon sa mga kabahayan, mabilis na umibis din ito at bumalik agad doon sa mga nag-iinuman. Pagdating nila ni Nonoy doon, agad na umupo ang mga ito doon sa loob ng kubo. Sinabi din agad itong si Tandang Bitoy ang tungkol sa mga nakikita at narinig nila doon sa mga kakahuyan at sagingan doon sa dulo ng palayan. Agad naman na natahimik ang limang mga kalalakihan. Alam naman kasi ng mga ito kung sino ang mga gumagalang mga aswang doon sa kanilang lugar. Wika pa nitong si Tandang Bitoy. Talagang mas nagiging talamak na ang paglilibot ng mga aswang sa lugar na ito. Naghihintay lamang ang mga ito ng magandang pagkakataon para makapamiktima. Huwag silang magkakamali sa mga batang bagong dating at mga nakapwisto doon sa kuta sa unahan dahil hindi talaga sila palalagpasin ng mga ito. Tanong nang tanong na ang mga kalalakihan tungkol doon sa mga bata at kung bakit mga bata ang pinagkakatiwalaan ng mga sundalo na magkukuta doon sa isa sa mga pinakadelikado na lugar sa bayan ng kampo. Habang itong si Nonoy, sinubukan ng bata na magpakawala ng mga usal. Susubukan niya kung makakayanan ba iyon ng kasama nilang aswang doon sa loob ng kubo. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad na nakita nilang biglang nagkakamot na sa iba't ibang parte ng kanyang katawan ang kasama nilang aswang at pansin nila na hindi na ito mapakali
Pagkatapos, tuluyan na itong nagpapaalam at tumakbo. Napatitignan lamang itong si Tandang Bitoy doon sa lalaking iyon. Pagkatapos, tumingin ito kay Nunoy. Ramdam ng matanda na may ginawa itong si Sarhinto Lobo doon sa isang iyon. Kaya ngayon, naniniwala na talaga itong si Tandang Bitoy na aswang nga ang isang iyon. Makalipas pa ang mga oras, nagpapatuloy sa inuman ang mga ito. Napag-alaman nila na kaarawan pala ng isa sa mga ito. Uminom na din itong si Tandang Bitoy bilang pakikisama. Ngunit ilang baso lamang. Tuba pa naman ang iniinom ng mga ito, pampantok. Kailangan pa naman nilang magbantay sa buong magdamag. Pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, nakapagpasya na si Nunoy na bumalik na doon sa kanilang kuta. Tahimik na ang buong paligid doon sa kabahayan. Nagsiuwian na din ang mga nag-iinuman. Habang nilalakbay nila ang gilid ng sapa, muling nakakaramdam si Nunoy ng mga presensya ng mga aswang. Wika pa nga nitong si Ariel. Mukhang sinusundan na naman tayo ng mga aswang na ito, Sarhinto. Sagot naman nitong si Nunoy. Hayaan mo lamang ang mga ito, Kuya Ariel. Kung patuloy tayong susundan ng mga ito hanggang sa pagdating natin doon sa ating kuta, makakatikim na ang mga iyan sa akin. Ngunit kalaunan, nawala naman ang mga nararamdaman nilang presensya. Pagdating nila doon, nakita nilang nasa bubungan itong si Butchok habang nakatanaw sa kanila. Medyo mayroong kalakihan kasi ang kuta at napakakaunti lamang ng kanilang bilang. Kaya napakatahimik na tingnan ang buong kuta ng mga ito. Bumaba naman agad itong si Butchok at kinakamusta ang kanilang lakad. Agad naman na ibinalita itong si Nunoy ang mga nararamdaman doon sa unahan. Kaya wika nitong si Butchok. Tama nga ang sinabi sa atin ni General Guevara. Kasama lamang natin na naninirahan sa lugar na ito ang mga aswang. Kailangan lamang natin na laging mag-iingat at huwag basta-bastang magtitiwala agad. Itong si Nunoy, sumama na ito doon sa kanila ni Butchok at Gabriel doon sa bubungan ng kanilang kuta. Habang si Tandang Bitoy naman, doon na nagpapahinga ang mga ito sa ikalawang palapag kasama si Sarhinto Gabe. Sa gabing yun, mapayapa naman ang buong gabi hanggang sa pagsapit ng umaga. Maagang nagising naman ang mga ito dahil plano nila ni Butchok na simula na ang kanilang gagawin na paggalugad sa kalubluuban ng kabundukan ng Kampo Uno. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, kasalukuyan na kausap ng commander ng mga rebelde na siyang naghahari doon sa kabilang kagubatan ng Kampo Uno, itong si Commander Paltik ang isang aswang na nakatira doon sa gilid ng malawak na palayan. Espiya kasi ang mga aswang na ito sa grupo nila ni Commander Paltik. Ang grupo ni Commander Paltik na binubuo ng mahigit sa 400 na mga rebelde ay hindi basta mga rebelde lamang ang mga ito. Dahil ilan sa mga tauhan itong si Commander Paltik ay mayroong lahi ng mga aswang at mayroon din siyang mga tauhan na may mga tanga na mga mutsa. Kaya nga, hindi ganun kalaki ang pagkatakot ng mga ito doon sa grupo ng Tadtad. Dahil kaya nilang labanan ang mga ito. Kabilang din ang grupo nitong si Commander Paltik sa mga masigasig na lumalaban sa gobyerno. Kahilingan kasi ng mga ito na umalis na ng tuluyan ang pangkat ng mga militar sa bayan ng kampo. Ngunit hindi iyon pinahintulutan ng grupo nila ni General Guevara dahil ang grupo nitong si Commander Paltik ang nasa likod ng mga gawaing masasama doon sa bayan na iyon. Bukod kasi sa pangkat ni Commander Paltik, mayroon pang isang grupo na nakapwisto doon sa bundok ng Kampo Dos na pinamumunuan naman ng kapatid nitong si Commander Paltik, itong si Commander Arcaya. Sila din ang mga responsable sa mga sunod-sunod na mga pananambang sa mga sundalo at mga pulis. Ngunit nang dumating na doon ang grupo ng mga Tadtad, nagpapalamig muna ang mga ito at umiiwas.
hindi sa natatakot ang mga ito. Hangga't maaari kasi, iniiwasan nila ang mga tadtad. Ayaw nilang malagay sa alanganin ang kanilang kaligtasan. Hindi naman ang mga rebuilding ito ang kanilang tunay na kalaban. Wika ng commander doon sa kausap nitong aswang. Ganun ba? Hindi naman siguro ganun kabubo ang mga sundalong iyon kung maglalagay lamang ang mga ito ng mga bata para pwestuhan ang lugar na iyon, Simeon, kung walang mga tangan na kakaibang lakas ang mga ito. Ngunit sige, kailangan kong masubukan din ang kakayahan ng mga iyon. Bumalik ka na sa tumana at patuloy na magmanman doon. Mamayang gabi, may mga uutusan akong mga tauhan para aligid doon sa kanilang kuta. Samantalang ang grupo nila ni Butchok, nagsisimulang umalis na din ang mga ito doon sa kanilang kuta. Kasama ngayon nitong si Butchok ang dalawang matatalik na kaibigan na sina Tuto at Nunoy. Kasama din ng mga ito, sina Tandang Bitoy, Romeo at itong si Sarhinto Gabi. Samantalang maiiwan naman doon sina Gabriel para siyang magbabantay doon sa kanilang kuta. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, naglalakad na ang grupo nila ni Butchok doon sa gilid ng sapa paakyat pa sa kagubatan ng Kampo Uno. Anim lamang ang mga ito na sinuot ang napakadelikadong gubat na pinamumugaran ng mga rebilde at mga aswang. Sina Sarhinto Gabi, Tandang Bitoy at Romeo, nakakaramdam na ng kaba ang mga ito. Sanay na ang mga ito sa bakbakan. Ngunit sa mga pagkakataon na nakakaharap nila ang mga rebilde, di hamak na mas marami ang kanilang bilang. Ngunit ngayon, anim lamang ang mga ito. Ayon kay Tandang Bitoy, may mga nakatira doon sa gilid ng malaking talon na matatagpuan lamang sa unahan ng kanilang kuta. Mahigit lamang sa 2 kilometro ang layo nito galing sa kanilang kuta. At ayon kay Tandang Bitoy, simula nang makababa na sila ng patag, wala na silang naririnig tungkol sa mga naninirahan doon sa lugar na ito. Kaya ngayon, ang lugar na iyon ang kanilang unang pakay. Nais ng grupo nila ni Butchok na makausap ang mga ito at mahikayat na pumanig ang mga ito sa kanila. Makalipas ang ilang mga minutong paglalakad ng kanilang grupo, habang binabaybay na nila ang kakahuyan, nakakaramdam ng kakaibang mga presensya ang kanilang grupo. Kaya nagtataka sina Butchok dahil ayon sa matandang kasama nila, malayo ang lugar na ito sa pugad at kuta ng mga rebuilding pinamumunuan nitong si Commander Paltik. Kaya wika nitong si Butchok, "Mukhang kailangan muna natin na manmanan ang paligid, Tandang Bitoy. Buddy, matyagan mo ang kapaligiran kung saan nang gagaling ang mga nararamdaman kong presensya. Kailangan muna natin na magkubli at itago ang ating mga presensya." Nag-uusal agad ang mga ito ng mga orasyon na sa bulag habang itong sinunoy para lamang itong pusa sa bilis ng ginawang pag-akyat nito doon sa itaas ng puno ng kahoy. Napadilat na lamang ang mga mata nila ni Tandang Bitoy at itong si Romeo nang makita ng mga ito ang ginawa ng batang aswang na wala pang 5 segundo. Agad na nitong naabot ang itaas na bahagi ng puno ng kahoy. Wala kasing kaalam-alam ang mga ito na may lahing gabunan ang bata. Pati pa nga sina Ariel at June, kahit na alam nila na may mga kakayahan ang mga ito. Ngunit tanging kay Butchok pa lamang na pahanga ng sobra ang mga ito. At ngayon, napangana din ang bibig ng mga ito sa kanilang nasaksihan. At napagtanto nitong si Tandang Bitoy na kaya ganun na lamang kung magsalita itong sinunoy at makapanakot doon sa mga aswang dahil hindi pangkaraniwan pala ang tanga nitong kakayahan. Ilang sandali naman habang nagtatago agad ang kanilang grupo sa likod ng mga puno ng kahoy, itong sinunoy mariin na itong nagmanman doon sa paligid ng kakahuyan. Sumisinghot-singhot na din ang bata hanggang sa maamoy na nito ang pinanggagalingan ng mga nararamdaman nilang presensya.
limang katao ang kanilang nakikita doon sa gilid ng sapa na nasa unahan. Ilang sandaling pinagmasdan ito ni Nonoy hanggang sa makumpirmang mga aswang nga ang mga iyon. Pagkatapos, nagmamadaling bumaba na itong si Nonoy at tumalon pababa sa lupa. Pagbagsak nitong si Nonoy, gulat na gulat muli sina Tandang Bitoy nang mayroong lumalagabog sa kanilang likuran. At pagkakita nila na si Nonoy pala iyon, mas lalong nanlaki ang mga mata ng mga ito. Katanungan agad sa kanilang isipan kung papanong ginawa iyon ng bata. Wika naman agad nitong si Nonoy. Buddy, nakikita ko na kung saan ang kinaroroonan ng mga aswang na nararamdaman natin. Nandoon ang mga ito sa may sapak. Lima ang kanilang bilang. Ano ngayon ang ating gagawin, buddy? Napatitig itong si Butsok kay Tandang Bitoy. Wika ng bata. Tandang Bitoy, hindi kaya ang mga aswang na iyan ay kabilang sa mga naiulat na mga aswang na nanirahan dito sa gubat na umaatake din sa mga taong nasa paanan ng bundok? Sagot naman nitong si Tandang Bitoy. Dati, ang pagkakaalam lamang ko, mayroong mga nakatayong bahay doon sa gilid ng talon. Ngunit wala pa akong narinig kung aswang ba talaga ang mga ito. Ano kaya, Dudong Butsok, kung sundan natin ang mga ito para matuntun natin ang kanilang tinitirhan? Sabad naman nitong si Sarhinto Gabi sa usapan. Kung sigurado tayong wala ngang mga rebuilde ang nagkukuta malapit sa ating kinaroroonan ngayon, mas nakakabuting sundan nga natin ang mga ito, Tingin Timusang. Sumang-ayo na din itong si Butsok, ngunit ang kanilang gagawin ay pagmanman lamang sa mga ito. Kung makasigurado na sila na naninirahan nga ang mga ito sa gubat ng kanilang kinaroroonan ngayon, saka na lamang gagawa ng hakbang ang mga ito. Ilang sandali, kumilos na ang kanilang grupo. Mabilis nang umibis ang mga ito papunta doon sa may sapa sa unahan. At makalipas ang ilang mga minuto, nakita nila agad ang limang mga katao doon na nag-igib ng tubig. Saktong tapos na din ang mga ito sa kanilang ginagawa at naglalakad na papunta doon sa kabilang bahagi ng sapa. Mabilis ang kanilang mga kilos para sundan agad ang mga ito. Doon na sila dumaan sa mga batuhan. Sa mga oras na iyon, kargado pa rin ang kanilang grupo ng mga orasyon na sa bulag at mga puder. Walang kahirap-hirap na naabutan nila ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minutong pagsunod ng mga ito, natanaw na nila agad ang malaking talon doon sa unahan. At wika din nitong si Tandang Bitoy sa kanila. Mukhang papunta ang mga ito doon sa may talon. Ibig sabihin, maaaring doon nga nakatira ang mga ito. At kung mga aswang ang mga iyan, maaaring mga aswang nga ang nabalitaan namin dati na mga bagong lipat at nagtayo ng mga kabayan sa lugar na iyan. Tutuloy pa ba tayo, Tininti Musang? Nagkakaroon na ng pagdadalawang isip itong si Tandang Bitoy. Sanay ito sa mga bakbakan kalaban ang mga rebuilde. Ngunit ni minsan, hindi pa nito naranasan na makipaglaban doon sa mga aswang. May mga kaibigan ito na mga aswang at mga kakilala. Ngunit hindi naman nakakalaban niya ang mga ito. Sagot naman itong si Butsok. Nandirito na tayo, Tandang Bitoy. At isa ito sa ating misyon. Huwag kayong mag-alala. Basta, anuman ang mangyayari, huwag kayong humiwalay sa amin. Lumingon din itong si Butsok kay Ariel at John at muling wika ng bata doon sa dalawang mga antingero. Kuya John, Kuya Ariel, humanda na kayo. Kung sakali lamang na magkakaroon ng mga pag-atake, alalay lamang kayo. Pagkatapos, nagkarga na itong si Butsok ng mga malalakas na mga harang at orasyon na mga pangkitil. Inihanda na niya ito kung sakaling magkakaroon man ng labanan.
muling nagpapatuloy na ang mga ito sa paglalakad. Nararamdaman na nila ni Butchok at ng mga kasamahan ng bata na palakas na ang kanilang mga nararamdaman na mga presensya ng mga aswang. Binaybay na nila ang gilid ng sapa papunta doon sa nakikita nilang talon. Ayon kasi nitong si Tandang Bitoy, makikita nila ang mga kabayan doon sa gilid ng pangpang at mga kakahuyan. Nagtataka din itong si Sarhinto Gabi dahil naglalakad ang mga ito na parang walang anuman at hindi man lamang nakikitaan niya ng pagkabalisa at pagkatakot ang mga pagmumukha ng tatlong mga bata. Inihanda na niya ang dalang baril, pati itong si Romeo. Inihanda na din ito ang dalang rifle at mariin na nakikiramdam ang mga ito sa buong paligid. Lumipas ang ilang mga minuto habang papalapit pa ang mga ito. Dito na nila nakikita ang sinasabi nitong si Tandang Bitoy na mga kabahayan. Batid nila na naramdaman na din sila at naamoy ng mga aswang. Ngunit walang ipinagbago pa rin sa mga mukha ng mga batang kasama nila. Gustong gusto sana nitong si Sarhinto Gabi na pigilan muna sina Butchok. Hindi kasi maganda ang kanilang ginagawa na iyon, na basta-basta na lamang na naglalakad direkta papasok doon sa kabayan ng mga iyon, habang alam naman nilang mga aswang ang mga naninirahan doon sa kabayan. May mga nakikita na ang mga ito na mga gumagalang tao doon sa paligid ng kakahuyan. Biglang napatitig pa nga ang mga ito sa kanila dahil sa pagkagulat. Nagulat ang mga aswang sa ginawa nila ni Butchok na walang pakundangan na naglalakad papasok agad doon sa mga kabayan. Hindi na nakatiis itong si Sarhinto Gabi. Sinaway na niya ang bata. Pati itong si Tandang Bitoy, kinakabahan na din sa ginawa nila ni Butchok, Nonoy at Toto. Ngunit sagot naman nitong si Tinyinti Musang doon sa Sarhinto. Sarhinto Gabi, kailangan na ipakita natin sa mga ito na hindi tayo natatakot at kaya natin na makipagpatayan sa mga ito kung sakali. Dahil kung magpapakita ka ng kaunting pagkakatakot sa mga ito, mas magiging agresibo lamang ang mga aswang na ito sa atin. Basta huwag lamang kayong lumayo at humanda kayo sa lahat ng mga pagkakataon. Ilang sandali, naglapitan na rin sa kanila ang mga taong nakatira doon. Makikita mo agad sa mga pagmumukha ng mga ito ang kakaibang galit. Nang tuluyang makalapit na sina Butchok, huminto na ang mga ito sa paglalakad. Nasa harap na sila ng mga kabayan doon at hinihintay ang ginawang paglalakad at papalapit na mga katao sa kanila. Naamoy na din nila ang kakaibang baho ng kapaligiran na sobrang nakakasulasok. Mahigit sa 10 ang mga bahay na nakikita nilang nakatayo doon at natitiyak nilang marami ang mga nakatira sa lugar na ito ng mga aswang. Sa paligid ng mga ito, nakikita din nila ang mga alaga ng mga ito na mga hayop tulad ng baboy at mga manok. Ilang sandali nang tuluyan ng makalapit na ang mga ito, wika agad ng isang matandang aswang. Ano naman ang kailangan nyo dito sa aming lugar? Bakit kayo basta-basta na lamang na pumasok na walang pahintulot? Sagot naman nitong si Butchok sa kanila. Nandirito kami para kausapin kayo. Isang mahalagang pakay ang aming ginawa. Nagtatrabaho kami sa gobyerno, mga sundalo kami, at kami ang nakatuka dito sa Kampo Uno. Ang misyon namin ay linisin ang gubat na ito. Lahat ng mga kumakalaban sa gobyerno, mga rebuilding man o mga aswang, ay papatayin namin. Ngayon, gusto kong makausap ang namumuno sa inyo. Ngayon na ngayon din. Sa narinig ng mga aswang agad na umaangil ang mga ito, hindi nila nagustuhan ang tabas ng dila nitong si Butchok. Lalong-lalo na ang namumuno sa kanila na kaharap mismo ng bata. Hindi gusto ng mga ito
ang ipinakita nitong si Butchok na para kung sino kung mag-uutos sa kanila at mga bata pa ang mga ito. Kaya agad nauwi ka ng matandang aswang. Ako ang namumuno sa mga taong nakatira dito. Ako na ngayon ang kausap mo. Napakahambog mo, bata. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Anim lamang kayo na pumasok dito sa aming teritoryo. Lumingon ka, bata. Pagkatapos, nakita nila na nagsilabasan na ang iba pang mga aswang galing doon sa likod ng mga puno ng kahoy at doon sa mga batuhan. Lahat ng mga ito papalapit sa kanila at pumalibot agad. Anumang oras, nakahanda na ang mga aswang na umatake sa grupo nila ni Butchok. Naghihintay lamang ang mga ito ng isang utos o sinyas galing sa kanilang namumuno. Muling wika ng namumuno sa mga aswang. Ngayon, bata, ipakita mo ang katapangan mo ngayon. Mukhang magiging masarap ang magiging hapunan namin mamaya. Iniumang na agad ang mga baril nila ni Tandang Bitoy doon sa mga nakapalibot na mga aswang. Itong si Sarinto Gabi, sa kanilang sitwasyon ngayon, nanindig na ang balahibo nito sa katawan dahil sa naramdamang takot. Nakapalibot na kasi sa kanila ang maraming bilang ng mga aswang. Kitang-kita na ng mga ito ang kakaibang hitsura ng mga aswang na mayroong mapupulang mga mata. Kulubot ang balat sa muka, maiitim ang mga labi ng mga ito, walang kanal ang pagitan sa kanilang bibig at ilong, at nakalabas na ang mga pangil at matatalas na kuko ng mga ito na parang handa ng manakbal. Ang sagot naman ng batang si Butchok. Wala pa rin ipinagbago tungkol sa aming pakay matandang aswang. Gusto ko kayong balaan. Simula sa araw na ito, wag na kayong mamimiktima pa doon sa mga tao at sa kanilang mga alaga. Makipagkampi kayo sa amin para labanan ang mga rebelde at iba pang mga katulad ninyong masasama. Dahil kung magmamatigas kayo, lahat na kumakalaban sa pamahalaan ay papatayin ko. Napatawa na lamang ang matandang aswang na kaharap nitong si Butchok, pati na ang mga kasamahan nito. Sagot ng matanda, "Huwag mo kaming utusan, bata. Huwag kang magpatawa dahil wala ka sa tamang lugar para magbigay ng utos sa amin." Wika nitong si Butchok sa kanyang dalawang mga kaibigan. Mukhang hindi madali ang pakikipag-usap sa mga ito, buddy. Totoo, ipakita nga natin sa mga ito kung sino tayo. At mukhang kailangan din natin na magpapakilala sa mga aswang na ito. Ang sagot naman nitong si Nunoy, "Tama ka, buddy. Kanina pa ako nang gigigil sa matandang iyan." Muling huwi ka nitong si Butchok, "Tandang Bitoy, wag na wag kayong umalis sa kinatatayuan ninyo ngayon. Maliwanag ba? Mayroon lamang kaming gagawin sa mga aswang na ito." Hindi na nakasagot itong si Tandang Bitoy. Nahahati na ang kanyang naramdaman at iniisip. Gusto niyang magtiwala sa lakas ng mga batang kasama. Ngunit hindi niya maiwasan nitong si Tandang Bitoy, pati na sina Romeo at Sarinto Gabi, ang makakaramdam ng takot at kaba. Mas lamang ang kanilang naramdaman at takot sa mga pagkakataon na iyon. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, matapos na magwika itong si Butchok, "Tara na, buddy. Totoo." At sa isang kisap mata lamang, biglang nawala sa kinatatayuan itong si Butchok at pati na rin sina Nonoy at Toto. Pagkatapos, gulat na lamang ang matandang aswang nang biglang sumulpot sa kanyang harapan ang batang sundalo at nagpakawala agad ng mga pag-atake. Agad naman na napaatras ang aswang at humanda. Ngunit paninlang lamang ang ginawang iyon nitong si Butchok
Dahil sa mga oras na iyon, nakatayo na ang tunay ng katawan ng bata sa likuran ng aswang at nagpakawala ng dalawang mga pagsapak itong si Butchok na tumama naman sa dibdib at panga ng matandang aswang. Sa lakas ng pagbirada nitong si Butchok, umikot pa nga sa iri ang katawan ng matandang aswang at tumilapon ito ng ilang metro. Dumadaos-dos ang katawan nito sa lupa. At dahil galing sa likuran ang ginawang pag-atake nitong si Butchok, tumilapon ang aswang papunta doon sa harapan nila ni Tandang Bitoy na naging dahilan para mas mababalot pa ang mga ito ng pagkatakot. Napamura pa nga itong si Sarhinto Gabi at agad na itinutok ang dalang baril doon sa nakabulagtang matanda. Ngunit pinigilan ito ni Butchok na huwag barilin ang aswang. Agad naman na kumilos ang mga kasamahan ng matandang aswang. Mabilis na nagtatalunan agad ang mga ito para sana atakihin itong si Butchok. Ngunit biglang bumagsak na naman ang dalawa pa doon sa mga aswang dahil inatake na pala ito ni Nonoy. Tig-iisang sapak lamang ang ginawa ng batang aswang. Agad na parang tinibag na puno ng saging ang mga aswang na bumulagta sa lupa. Habang ang dalawa naman doon sa may likuran, biglang hindi nakakilos ang mga ito nang matamaan ng mga ginawang orasyon nitong si Commander Anino. At pagkatapos, pinagsasapak na ito ni Toto hanggang sa bumagsak na din ang mga ito sa lupa. Kaya napatigil sa pag-atake ang mga aswang. Ang ginawa na lamang ng mga ito, umaangil ng napakalakas habang pumalibot at umaaligid sa kanila. Habang bahagyang nakatuwad na din ang mga ito, gulat na gulat ang mga ito sa bilis at lakas ng tatlong mga bata. Mas lalong namangha naman sina Tandang Bitoy. Nakita nilang hindi pa nakabangon ang mga aswang na inatake ng mga bata, pati na ang pinuno ng mga ito. Pilit na tumatayo ang mga ito habang namimilipit pa rin sa sobrang sakit. Ngayon, napanatag na ang kalooban ng mga ito. Nagkakaroon na sila ng malakas na paniniwala sa mga bata. Batid nilang hindi nagkakamali si General Guevara para pagkakatiwalaan ang mga batang ito. Ang nasa isip nitong si Tandang Bitoy, wika naman itong si Romeo. Tatay Bitoy, Sarhinto Gabi, mukhang hindi yata totoong mga bata ang mga kasama natin ngayon. Bakit gano'n na lamang kalakas ang mga ito sa kabila ng murang edad? Iyan din ang aking iniisip, Romeo. Kahit na sinabi na ni General Guevara ang tungkol sa kalakasan ng mga batang ito, ayaw pa rin tanggapin ng aking isip na dapat natin na pagkatiwalaan ang mga ito. Napatigil sa pag-uusap ang tatlo nang magsalitang muli itong si Tinyinti Musang, wika ng batang si Butchok. Sapat na ba ang mga iyan, matandang aswang, para sumunod ka sa aking iniutos? O kailangan ko pang dagdagan ang mga aatakihin sa pangkat mo? Dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo ngayon din kung magpapatuloy kayo sa pagmamatigas. Nang tuluyan ng makatayo na ang matanda, narinig nilang umaangil ito ng napakalakas at sagot nito kay Butchok. Tama na iyan, bata. Natitiyak kong hindi kayo mga ordinaryong bata lamang dahil mayroon kayong tangan na mga mutsa. Tama ba ako? At ang batang iyan, sabay turo nito kay Nonoy. Isa siyang aswang. Nagpalingon-lingon muna ang matanda sa paligid bago muling nagwika. Ang pangalan ko ay Tandang Tiboy. Ilang taon na din kaming naninirahan sa gubat na ito at pinoprotektahan din namin ang kagubatan. Para sa kaalaman mo, bata, hindi galing sa aming angkan ang mga gumagambala na mga aswang doon sa patag. Maaaring mga aswang nga kami. Ngunit natitiyak kong maniniwala ka din sa amin
tulad ng pagtitiwala mo sa kasamahan mong aswang, hindi ba? Tingnan mo ang paligid. Marami kaming mga alagang mga hayop na siyang nagiging pagkain namin sa araw-araw. Matagal na ang panahon na hindi na kami namimiktima pa ng mga tao. Nakikita kong dalisay ang kagustuhan mong linisin ang gubat na ito, batang sundalo. Huwag kang mag-alala. Simula sa araw na ito, magiging kakampi na ninyo ang aming angkan. Sinatandang Bitoy, hindi na nila maintindihan ang mga naririnig sa isip ng mga ito. Paanong isa palang aswang ang kasama nilang bata na si Sarhinto Lobo? Ibig sabihin, kasakasama din pala nila sa lahat ng mga oras ang isang batang aswang. Paano sila nakakasiguro na hindi sila aatakihin ito sa oras na mauuhaw ito sa dugo at matatakam sa laman ng tao? Ngunit sa kabilang banda naman ng pag-iisip nitong si Tandang Bitoy, may mga kaibigan din siyang mga aswang. Ngunit hindi siya pumayag na makakasama ito sa loob ng 24 oras, lalo na kung gabi. Muling wika naman itong si Butchok. Magaling kong ganoon, Matandang Aswang. Kailangan natin na magtulungan simula sa araw na ito. Ngunit nais ko din na malaman kung saan ang pinagtataguan ng mga aswang na sinasabi mong salarin sa mga pag-atake doon sa patag at doon sa mga paanan ng bundok. Ang sagot naman itong si Tandang Tiboy. Ang mga aswang na pinamumunuan nila kay Puling, nagkukuta ang mga ito sa kagubatan na tinatawag na Tipulo. Ang gubat ng Tipulo na matatagpuan naman sa kabilang sapa. Alam ninyo, magkakasabwat sila ni Commander Paltik sa paggawa ng mga kasamaan. Bago dumating ang grupong Tagtad, sila ang nasa likod ng mga sunod-sunod na mga pag-atake sa mga taong nakatira sa paanan ng bundok at pati na rin sa mga magsasaka doon sa mga bukirin ng kampo. At mag-iingat ka din, bata. Dahil doon sa Tumana, kasabwat ng mga rebelde ang mga aswang na naninirahan doon. Makalipas ang ilang mga sandaling pag-uusap ng mga ito, nangangako na ang aswang na makipagtulungan na sa kanila sa lahat ng mga pagkakataon. Ngayon, ang susunod naman na misyon nila ni Butchok ay ang grupo nila ni Lakay Puling. Sa tingin ng bata, mukhang mas magiging mahirap ang kanilang gagawin na pakikipag-usap sa mga ito. Ngayon, nagkakaroon na ng usapan sina Butchok at ang pinuno ng mga aswang na si Tandang Tiboy. Sa isang linggo, kailangan nilang magkita para makapag-usap at makapagplano sa mga dapat na gagawin at para rin maibalita na din ang mga kaganapan sa gubat. Wika nitong si Butchok kay Tandang Tiboy. Tandang Tiboy, kung mayroon kayong kailangan sa amin, huwag kayong magdadalawang isip na puntahan ako sa aming kuta. Ngunit kailangan ninyong magdala ng mga palatandaan para makikilala ko agad kung galing nga sa inyong angkan ang mga papunta doon. Ilang sandali pa, nagpapaalam na itong si Butchok sa pinuno ng mga aswang. At pagkatapos, pagharap ng batang sundalo doon sa kinatatayuan nila ni Tandang Bitoy, Romeo at Sarhinto Gabi, nagulat ang bata nang makitang sumaludo ang mga ito sa kanya na hangang-hanga sa ipinakitang tapang at lakas ng batang si Butchok. Ngayon, nakikita na ni Tandang Bitoy na makakamtan nila ang kapayapaan na ilang dekada na nilang ninanais na maranasan dahil sa mga batang ito. Napangiti na lamang itong si Butchok. Kamuntikan niyang makalimutan na mga sundalo na pala ang mga ito. Isa na siyang sundalo at ang namumuno sa kanilang pangkat. Makalipas ang ilang mga sandali, naglalakad na naman ang mga ito para libutin muna ang kabilang bahagi ng gubat na iyon. Ngunit ngayon, kakaiba na ang mga nararamdaman nila
ni Tandang Bitoy. Nawala na ang kaba at takot sa kanilang isip. Mas lalong humahanga na din ang mga ito sa mga bata at lalong nirerespeto ang mga batang sundalo. Makalipas ang ilang oras na paglilibot, bumaba na ang mga ito doon sa kanilang kuta. Ngunit habang naglalakad ang mga ito, agad na nakakaramdam na naman ng presensya ng mga aswang itong si Butchok, Nonoy at Toto. Kaya nagpasya ang mga ito na matyagan muna ang buong paligid doon sa kakahulan. Mabilis din na nagtago si Natandang Bitoy doon sa mga nakikitang sagingan. Ang hinala kasi ng mga ito, baka nakakasalubong nila ang grupo ng sinasabing lakay puling. Mabilis din na nag-usal ng mga orasyon sina Butchok para agad nilang matuntun ang kinaroroonan ng mga aswang. Ilang sandali pa matapos ang ginawang iyon ng bata, agad na umibis ang mga ito doon sa unahan. At dito nakita ng tatlong mga bata ang maraming mga kalalakihan na naglalakad pababa. May dalang mga baril ang mga ito. At sa hitsura pa lamang ng mga kalalakihan, mukhang mga rebuilde ang kanilang mga nakikita. Ngunit ang ipinagtataka nitong si Nonoy, ang kasama ng mga ito na lalaki, wika nitong si Nonoy kay Butchok. Buddy, hindi ako maaring magkakamali. Ang kasama ng mga rebuilding iyan, ang nasa unahan sa kanilang kawan, ay ang nakikita namin kagabi na naninirahan doon sa unahan ng ating kuta at isa din iyang aswang. Maaring galing sa kanya ang presensya na nararamdaman natin. Ang sagot naman nitong si Butchok. Kung ganun, buddy, totoo talaga ang sinasabi ng matandang aswang na si Tandang Tiboy. Kasabwat ng mga rebuilde ang mga naninirahan doon malapit sa ating kuta. Ang sabad naman agad nitong si Commander Anino sa kanilang pag-uusap. Kung ganun, dapat sigurong unahin natin ang mga aswang na nasa tumana. Tama ka, Toto, malilintikan ang mga ito sa akin. Pagdating natin sa ating kuta, agad natin na kumprontahin ang mga ito. Hayaan muna natin ang mga rebuilding iyan. Mukhang nagpapatrolya lamang ang mga iyan dito sa gubat. Pagkatapos, mabilis nang umibis ang grupo nila ni Butchok doon para makalayo doon sa kakahuyan na iyon. Doon na sila dumaan sa kabilang bahagi ng gubat para din hindi sila masipat ng mga rebuilde. Hindi pa oras ngayon para magkakaroon ng bakbakan laban sa mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, papagabi na nang dumating ang grupo nila ni Butchok doon sa kanilang kuta. Agad na nagpatawag ng pulong ang batang sundalo. Inihayag niya sa kanyang mga kasamahan ang nangyayari doon sa kuta ng mga aswang at ang tungkol sa kanilang napagkasunduan. At sinabi na din nitong si Butchok na sa gabing ito, dapat na nilang palayasin ang lahat ng mga aswang doon sa tumana. At kung magmamatigas man ang mga ito, wala na siyang magagawa kundi patayin ang lahat ng mga aswang. Ilang sandali pa, naglalakad na sina Butchok kasama sina Nonoy, Tandang Bitoy at itong si Sir Hintog Gabi para puntahan na ang mga kabayan doon sa unahan. Makalipas lamang ang ilang sandali, dahil maaga pa ang gabi, gising pa ang lahat ng mga taong naninirahan doon. Muling wika nitong si Butchok sa kanyang matalik na kaibigan. Buddy, pumuwisto ka na. Tiyakin mong walang makakatakas sa mga aswang. Tumango lamang itong si Nonoy at pagkatapos mabilis na itong tumakbo at biglang nawala sa gitna ng kadiliman. Matapos iyon, agad na nagpaputok itong si Butchok ng sunod-sunod punteriya sa itaas. Nagulantang ang lahat ng mga taong nakatira doon nang marinig ng mga ito ang mga sunod-sunod na putukan. Agad na nakiusyoso ang mga taong nandoon. Ang ilan mayroong nagbukas agad ng kanilang mga bintana. Nagtatawag na din itong si Tandang Bitoy na kailangan ng lumabas ang lahat ng mga taong nasa loob
Para mapabilis ang kanilang ginawa, nagpaputok na din ang mga ito. Sa takot ng mga tao, sunod-sunod na nagsilabasan ang mga ito at nakahilira agad doon sa gilid ng malawak na palayan. Kinuha din nila ni Butchok ang mga lampara para magsisilbing magbigay ng liwanag sa kanila doon sa paligid. Panimula nitong si Butchok. Unang-una sa lahat, nais kong magpakilala sa lahat. Ako si Tinyinti Musang, ang bagong namumuno sa mga sundalong nakapwisto sa kuta doon sa unahan. Alam ko sa lahat ng mga nakahilira sa inyo ay mayroong hindi ordinaryong tao. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na makaalis. Ngunit kapag nakikita ko pa ang mga pagmumuka ninyo, kinabukasan, makakatikim na kayo sa akin. Ang lahat ng mga taong nandoon, narinig nila na nagbulong-bulungan agad ang mga ito. Parang hindi naniniwala o natatakot man lamang ang mga ito tungkol sa sinabi ng bata. May isa pa nga sa kanila ang sumagot. Bago ka pa nga alamang, nais mo agad na magpalayas ng mga taong ilang taon nang nakatira sa lugar na ito. Sino ka ba, bata? At ano ang karapatan mo? Sa narinig nitong si Butchok, agad na nanggagalaiti ang kanyang katawan dahil sa galit. Agad itong naglalakad papalapit doon sa malaking lalaki. Kanina pa naramdaman nitong si Butchok na isa din itong aswang. Nagkatitigan agad ang bata at ang malaking tao, pati ang ibang mga kalalakihan na nandoon. Parang gusto nang sugurin ng mga ito ang batang si Butchok. Pakiramdam kasi ng mga ito, masyadong nagiging agresibo ang ginawang iyon ni Butchok. Ilang taon na silang naninirahan sa lugar na ito. Kaya hindi maaaring ganon na ganon lamang silang paalisin. Naintindihan nila ang saluubin ng aswang. Pagkalapit ni Butchok doon sa malaking lalaki, mistulang nagiging unano itong si Butchok dahil sa tangkad at laki ng katawan ng lalaking iyon. Wika nitong si Butchok. Sinabi ko na kanina ang pangalan ko, Manong, kaya huwag kang magtanong kung sino ako. Hanggat may mga ginagawa kayong kasamaan, hindi ko kayo palalagpasin. Ang wika nitong si Butchok habang mariin nang nakatitig doon sa lalaking nakita nilang kasama doon sa mga rebuilding kanina. Walang maaring mag-uutos sa amin, bata. Kung ikaw din lamang, hindi ako susunod sa mga utos mo. Dahil kung magpumilit ka, ngayon na ngayon din, gagawin kitang hapunan. Ang ibang mga tao pa nga, nagsisigaw na ang mga ito. Wika pa nga nung isa. Ganyan nga, Rico. Katayin mo ang batang iyan. Napakahambog. Sagot naman itong si Butchok. Isang pagkakamali, Manong, ang mga pinagsasabi mo. At pagkatapos, agad nang kumilos itong si Butchok. Kailangan niyang sampulan ang aswang na ito. Isang malutong na sapak ang ginawa ng bata. Napakabilis nito na hindi na nagawa pa ng aswang na makaiwas. Tumama ang suntok na iyon ni Butchok sa tagiliran ng malaking aswang, kaya agad ito napaigik at napaluhod sa lupa. Pagkatapos, hindi na nito nakayanan ang sakit sa suntok na iyon ng bata. Tuluyan na itong napasubsob sa lupa at nagsisigaw dahil sa naramdamang sakit. Sabi nitong si Butchok doon sa mga tao, "Hindi ako nagbibiro. Huwag niyo akong pilitin na makagawa ng mga hakbang na pagsisihan ninyo." Natamimi na ang lahat at hindi na nakaimik pa ang mga ito. Sa tingin nila, hindi simpleng pagbabanta ang ginawa ng batang sundalong kaharap nila. May mga pinaalala pa itong si Butchok sa lahat at pagkatapos, pinagbawalan muna nilang makapasok doon sa kanilang mga bahay ang mga taong nandoon. Dahil balak ng bata, nagagalugarin muna nila ang bawat mga kabayan para matiyak na walang nagtatago sa loob ng mga ito. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali,
bago pa tuluyang makapasok doon sa mga kabayan sina Butchok, may nakita silang bulto ng isang tao galing doon sa gilid ng mga palayan. Unti-unting tinamaan na ito ng liwanag ng mga lampara at nang tuluyang makita ito ng lahat, nakita nila itong si Nonoy na mayroong pasan-pasan na dalawang mga katawan. Ang mga taong nakakita, mas lalong namamangha ang mga ito. Isang bata na may pasan-pasan na dalawang walang mga malay na mga tao. At kilala nila agad ang dalawa, ang mga kapitbahay nilang mga aswang din. Walang nagagawa ang mga tao doon at walang nakapagsalita. Namangha sila sa ipinakita nitong si Butchok na bilis at lakas. At ngayon, namamangha na naman ang mga ito nang makita kung gaano kalakas ang isa pang batang kasama nito. Wika agad nitong si Nonoy nang makalapit na ito doon kina Butchok. Buddy, ang dalawang ito ay mga aswang rin at nagtatangkang magtago at tumakas. At sa tingin ko, doon sa ikalawang bahay na nasa unahan, mayroon pang nagtatago doon. Ang sagot naman nitong si Butchok habang humarap na ito doon sa mga tao na sa mga pagkakataon na iyon nag-alangan ng magsalita pa nang hindi maganda doon sa grupo nila ni Butchok. Nagkakaroon na ng takot ang mga ito. Halughugin natin ang kalugluuban ng mga kabayan, buddy. At tandaan ninyo ang mga sinasabi ko. Ang ibig ipinahiwatig nitong si Butchok doon sa mga tao. Ayaw ko nang makita pa ang mga pagmumuka ng mga aswang na ito dito sa tumana. Dahil hindi ako nagbibiro, papatayin ko ang sinuman na makikita kong mga kampo ng demonyo. Pagkatapos, lumapit itong si Butchok doon sa lalaking nakikita nilang kasama ng mga rebuilding kanina pagbaba nila ng kuta. Muling wika ng bata. Ikaw, alam kong kasabwat ka ng mga rebuilding dahil nakita kitang kasama ng mga ito kanina. Ayaw na kitang makita pa. Sa susunod na makikita pa kita, kikitilan na kita ng buhay. Kita nilang sa sobrang takot ng lalaking ito, napasiksik pa ito doon sa gilid ng bahay. Pagkatapos, hinahalughog na nila ang buong kabahayan at nang makita nila ang dalawa pang mga aswang na nagtatago doon, bugbog ang inabot ng mga ito ng batang si Butchok. Pagkatapos sa mga pangyayaring iyon, pinabalik na niya ang mga iyon sa kanilang mga bahay. At pagkatapos bumalik na din ang kanilang grupo doon sa kanilang kuta. Tulad ng dati, ganon pa rin ang kanilang mga pwesto. Doon pa rin sa maliit na kubo sina Commander Anino, kasama ang kanang kamay nito na si Kimba. Samantalang nandoon sa bubong ang tatlong mga bata. Makalipas ang ilang mga oras, nagpapahinga na ang mga ito. Ngunit hindi katagalan, agad na may nararamdaman na kakaibang mga presensya sina Commander Anino na parang mayroong umaligid sa kanilang kuta. Agad na sabi nito kay Kimba, "Kimba, mukhang mayroong mga kalaban ang nasa paligid." Nakikiramdam muna itong si Tuto. Nakatitig din ito doon sa tatlong mga kaibigan na natutulog. Tinitingnan ito ni Commander Anino kung nararamdaman ba ng kanyang mga matatalik na mga kaibigan ang mga aswang sa paligid. At tama nga siya sa kanyang hinala. Dahil biglang napabangon sina Butchok at ang dalawang pang mga matatalik na mga kaibigan na sina Nonoy at itong si Gabriel. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, mabilis nang lumapit itong si Commander Anino doon sa kinaroroonan nila ni Butchok. Ngunit maingat na ang mga kilos ng batang rebuilde. Alam niyang may mga nagmanman na sa kanila sa paligid ng mga kalaban. Wika agad nitong si Tuto. "Kaibigan na Butchok, naramdaman mo na ba ang mga presensya ng mga nilalang sa paligid?" Sagot naman ng bata. "Oo, kaibigang Tuto. Mga aswang ang mga ito. Saan naman kaya galing ang angkan ng mga ito?" Ang unang hinala nila ni Butchok na baka
Ang mga aswang na umaligid sa kanilang kuta ngayon ay ang mga aswang na pinalayas nila doon sa may tumana. Ngunit ang hindi alam nila ni Butchok, ang mga aswang na umaligid ngayon sa kanilang kuta ay ang mga aswang na galing doon sa angkan nitong si Tandang Tiboy. Mga kamag-anak ang mga ito doon sa mga aswang na nasaktan nila ni Butchok at nais ng mga ito na makapaghiganti. Walang kinalaman si Tandang Tiboy sa binabalak ng mga ito. Sarili nilang kagustuhan na makapaghiganti at nagdesisyon ang mga ito na gusto nilang puntahan ang kuta ng mga sundalo para makapaghiganti doon sa bata. Mabilis na utos nitong si Butchok na hagilapin na nila ang kinaroroonan ng mga aswang, kaya mabilis nang nag-uusal ng mga orasyon ang mga ito. Matapos ang kanilang ginagawang mga orasyon, agad na nilang natagpuan ang kinaroroonan ng mga aswang. Kasalukuyang nandoon pa ang mga ito doon sa gilid ng sapa. Sa tingin nitong si Butchok, hindi naman ganun karami ang bilang ng mga ito. Mahigit sa 10 ang bilang ng mga aswang. Muling wika ng batang pinuno ng mga sundalo. Totoo, dumito lamang kayo ni Kimba para manmanan ang buong paligid. Kung mayroon mang kayong masisipat na mga nilalang sa labas ng bakuran, manmanan muna ninyo ang kanilang mga pagkilos at mga paggalaw. Ngunit kapag pumasok na ang mga ito sa bakuran ng ating kuta, asintahin nyo na agad. Patayin agad ang mga aswang. Pagkatapos mabilis nang kumilos ang magkakaibigan na sina Butchok, Nonoy at Gabriel, kailangan nilang kumprontahin agad ang mga aswang doon sa paligid kung bakit umaaligid ang mga ito sa kuta nila. Walang ano-anong tumalon agad ang tatlong mga bata galing sa ikalawang palapag at pagbagsak ng mga ito doon sa lupa. Hindi man lamang ito gumawa ng anumang ingay. At napakabilis ng kanilang ginawang pagtakbo papunta doon sa gilid ng sapa kung saan naroroon ang mga aswang. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang narating ng mga bata ang unahan. Habang nagmanman naman ang mga aswang doon sa kuta ng mga sundalo, gulat na lamang ang mga ito nang biglang sumulpot itong si Butchok papalapit na sa kanila at nakasunod naman agad sina Nonoy at itong si Gabriel. Wika agad itong si Butchok. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magpapaliwanag sa lahat ng ito, mga aswang. Huwag kayong magkakamali dahil isang maling pagsasalita ninyo, buhay ang magiging kapalit. Agad naman na tumuwad ang mga aswang na parang handa ng manakmal at umaangil din agad ang mga ito. Nagulat itong si Butchok dahil namukhaan niya agad ang dalawa sa mga ito. Mga tauhan ang mga ito at galing sa angkan ni Tandang Tiboy. Sagot naman nung isang aswang habang matalim ang mga pagtitig nito kay Butchok. Pagbayaran mo bata ang ginawa mo sa aking kapatid. Hindi ako makakapayag na hindi makapaghiganti sa iyo. Napangiti na lamang itong si Butchok. Nagkarga agad ng mga usal ang batang sundalo at pagkatapos muli itong naglalakad papalapit na doon sa mga nilalang na muling wika ng bata naman. Alam ba ni Tandang Tiboy ang mga pinaggagawa ninyo? Kung hindi, baka malilintikan pa kayo sa mga pinaggagawa ninyo ngayon. Umalis na kayo at bumalik na doon sa kuta ninyo kung ayaw ninyong masaktan. Ngunit patuloy na nagmamatigas pa rin ang mga ito, kaya walang nagawa na itong si Butchok kundi bigyan ng leksyon ang mga aswang. Biglang nawala na lamang itong si Butchok sa kinatatayuan ng bata at pagkatapos napaigit na lamang ang isang aswang nang tamaan ito ng bata ng suntok sa sikmura. Agad na napaangil ang aswang at napasubsob ang mukha sa lupa. Sa lakas ng pagkasapak na iyon nitong si Butchok, nawalan agad ng malay ang aswang. Sumunod naman na bumagsak ang isa pa nang tamaan ito ng isa pang sapak ng bata sa may panga para itong tinibag na puno ng saging na bumulagta. Muling wika nitong si Butchok. Binabalaan ko na kayo, kaya huwag nyo na akong sisihin. Magbibilang ako ng 5
At kapag hindi pa kayo umalis, makakatikim kayong lahat sa aking kamao. Sa takot, mabilis nang kumilos agad ang mga aswang. Nawala ang tapang ng mga ito kanina na gusto sanang paghigantihan itong si Butchok. Nakakaramdam na ng kaba ang mga ito nang makita kung paano pinabagsak ng batang si Butchok ang kanilang mga kasamahan na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad na nawalan ang mga ito ng malay. Agad din ang binitbit ang mga kasamahang nakabulagta sa lupa at pagkatapos nagmamadaling umalis doon sa lugar. Muling sabi ng batang si Butchok, "Mga pasaway talaga ang mga iyon. Bukas, lagot kayo ni Tandang Tiboy." Pagkatapos muling bumalik na ang mga ito doon sa bubong ng ikalawang palapag, walang kalam-alam ang kanilang mga kasamahan sa nangyayari doon sa gilid ng sapa. Habang sa kabilang banda naman, sa mga pagkakataon na iyon, kasalukuyang kausap na naman ng mga aswang ang mga rebelde. Ang mga pinagbantaan ni Butchok ng mga aswang na nakatira doon sa Tumana, agad na nagsialisan ang mga ito sa gabing iyon at nagpunta agad doon sa kuta nila ni Commander Paltik. Agad na pinagsasabi ng mga ito ang mga nagaganap doon sa Tumana. Kaya itong si Commander Paltik agad na nagplano na ito ng mga panibagong gagawin. Sa tingin niya, mahihirapan lamang sila kung sakaling direktang atake sila doon sa kuta. Kaya ang kailangan nilang gawin, tambangan ang grupo ng mga batang sundalo sa oras na lalabas ang mga ito ng kanilang kuta. Kaya hindi na itinuloy nito ang planong pagmanman doon sa kuta ng mga batang sundalo. Ang kanilang gagawin, abangan kapag lalabas ang mga ito ng kanilang kampo at saka atakihin. Kinabukasan, maagang kumilos na ang mga rebelde. Papunta na ang mga ito doon sa kuta ng mga batang sundalo. Habang sina Butchok naman, papaalis na din ang mga ito doon sa kanilang kuta. Muling kakausapin ng bata ang grupo nila ni Tandang Tiboy. Sa tingin kasi nitong si Butchok na walang kalam-alam ang matandang aswang tungkol sa ginawa ng kanyang mga kamag-anak kagabi. Kasama ngayon nitong si Butchok ang kanyang matalik na kaibigan na si Nunoy at ang grupo nila ni Paking. Nagpresenta na kasing sumama ang mga iyon sa kanya. Pinagbigyan naman ang mga ito ni Butchok. Wala naman silang ibang pupuntahan kundi ang kuta lamang ng mga aswang na pinamumunuan nitong si Tandang Tiboy. Pagkatapos, agad naman nababalik ang mga ito doon sa kanilang kuta. Plano kasi nilang mamayang hapon na naman magkakaroon ng mga pagpapatrolya doon sa kagubatan. Makalipas ang ilang sandali, pagdating ng mga ito doon sa kuta nila ni Tandang Tiboy, agad na sinabi nitong si Butchok ang ginawang pag-aligid ng kanyang mga kamag-anak doon sa kanilang kuta. Kaya galit na galit ang matandang pinuno ng mga aswang at ipinatawag agad ang mga iyon. Isa kasi sa mga iniisip nitong si Butchok, baka sa susunod na mga pagkakataon na muling aaligid ang mga aswang na iyon doon sa kanilang kuta, baka mapapahamak na ang mga ito. Agad naman na nangangako ang matanda na dahil sa ginawa ng kanyang mga kamag-anak, paparusahan niya ang mga ito. Hindi naman nagtagal ang grupo nila ni Butchok doon sa kuta ng mga aswang. Agad na bumalik ang mga ito doon sa kanilang kuta. Ngunit habang pababa na ang kanilang grupo, nasipat sila ng mga rebuilding sakop nitong si Commander Paltik. Sakto ang pagdating ng mga ito sa kanilang pagbaba naman. Kaya agad na nagtatago ang mga ito at humanda sa pagdaan nila ni Butchok doon sa kakahuyan na iyon. Ngunit bago pa tuluyang dumaan ang grupo nila ni Butchok doon sa lugar na pinagtataguan ng mga rebelde, agad na nag-iinit ng sobra ang katawan ng bata. Alam na nitong si Butchok ang ibig sabihin noon. Mayroong nakaambang panganib para sa kanila. Tumigil agad itong si Butchok sa kanilang paglalakad. Agad na inaabisuhan ang mga kasama na may nakahintay na panganib sa kanila doon sa unahan. Kaya agad na nagpasya itong si Butchok na umiba ng daan. Mabilis na tumalilis na ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng mga kakahuyan.
Ngunit nakita sila ng mga rebilde. Mabilis nang nagsilabasan ang mga ito doon sa kanilang mga pinagtataguan at nagtakbuhan na ang mga ito habang nakaumang na ang kanilang mga bitbit na mga baril doon sa mga kakahuyan kung saan dumaan ang mga bata. Ngunit makalipas ang ilang mga minuto, pagdating ng mga ito doon, laking gulat ng mga ito nang biglang mawala ang mga batang nakikita nila kanina. Natitiyak nilang mga sundalo ang mga batang iyon dahil na rin sa kanilang mga kasuotan. Agad na utos ng namumuno sa mga rebilde na dapat nang halughugin nila ang mga kakahuyan na iyon. Hindi kasi pwedeng basta na lamang na mawala ang mga iyon ng ganon kadali. Kaya hinala ng mga rebilde na maaring nagtatago lamang ang mga ito doon sa mga kakahuyan o doon sa mga damuhan. Makalipas ang ilang mga minutong paghanap ng mga ito, may nakita silang mabilis na umibis doon sa unahan. Kaya walang inaksayang oras na ang mga ito, pinagbabaril na nila ang bandang iyon. At pagkatapos agad na pinuntahan nila ang lugar. Ngunit pagdating doon, wala naman silang nakitang anumang mga kabataan o kahit na katawan o dugo na maaring nasusugatan nila ang mga iyon sa kanilang ginawang pagbaril. Napamura na ang namumuno sa mga ito. Ang dalawa nilang kasama na may mga kaalaman sa mga orasyon agad na inutusan iyon para magkarga ng mga orasyon at magpakawala ng mga malalakas na mga pampalinaw. Matapos na magawa nila ang mga orasyon na iyon, wala pa rin silang mga nararamdaman na kakaiba sa paligid. Kaya wika ng pinuno ng mga rebilde. Ano kayang klaseng mga bata ang mga iyon na parang naglalaho na lamang na bula? Bababa na tayo ng tuluyan papunta doon sa kanilang kuta. Susubukan natin na bumbahin at atakihin ang mga ito. Mag-iingat lamang kayo doon sa mga kakahuyan. Baka may mga bantay silang itinalaga doon. Pagkatapos, mabilis nang muling kumilos ang grupo ng mga rebilde. Sa mga pagkakataon na iyon, nakalayo na ng tuluyan ang grupo nila ni Butchok. Nagawa kasi ni Butchok na malinlang ang mga iyon. Ang mga nakikita ng mga rebilde ay ang mga pawang na mga linlang lamang. Wala ding nagagawa ang mga ginagawang orasyon ng dalawang mga rebilde dahil di hamak na mas malakas ang mga harang at pudir na ginawa ni Butchok kumpara sa kanila. Makalipas pa ang ilang mga sandali, pagdating ng grupo nila ni Butchok doon sa kanilang kuta, agad na inaabisuhan ito ang lahat ng mga kasamahan na may nasisipat silang mga rebilde doon sa gubat at maaring sila ang pakay ng mga ito. Kaya mabilis nang kumilos na din ang mga ito at humanda. Kanya-kanyang pwesto na ang kanilang grupo. Sina Butchok at Gabriel ay nandoon na ang mga ito doon sa bubungan ng kanilang kuta. Samantalang itong si Nonoy mariin na itong nagmanman sa buong paligid habang nakapatong doon sa mga sanga ng puno ng kahoy. Samantalang sina Commander Anino at Kimba nakahanda na ang kanilang mga sniper na baril. Nandoon naman sa baba nakapwisto sina Tandang Bitoy kasama ang grupo nila ni Paking at itong si Sarhinto Gabi. Nanatili naman doon sa ikalawang palapag ang dalagitang si Lorena. Nagpakawala na din ito ng mga usal. Maliwanag pa ang sikat ng araw sa mga pagkakataon na iyon. Kaya kitang kita nila kung sakaling may mga aligid na mga rebuild doon sa kanilang kuta. Ilang sandali pa, kasalukuyang nasa gilid na ng kakahuyan ang grupo ng mga rebuild na binubuo ng mahigit sa 40 membro. Susubukan nilang makalapit ng kaunti at makapagpakawala ng mga pagbaril. Sobrang nagtataka din ang mga ito dahil sobrang napakatahimik ang buong kuta ng mga sundalo. Wala man lamang silang nakitang mga bantay sa labas. Kaya kumpiyansang naglalakad ang mga ito na walang kalam-alam na nakaasinta na sa kanila ang mga sniper nila ni Commander Anino at Kimba. Makalipas ang ilang mga sandali, dalawang putok ang kanilang naririnig na naging dahilan para magtakbuhan ang mga rebilde papunta doon sa mga tipak ng bato na nasa gilid ng sapa. Ngunit nakabulagta na
ang dalawang mga rebelde na kapwa may tama sa kanilang mga ulo. Nagsisigaw na ang pinuno ng mga rebelde at gumanti agad ang mga ito ng mga pagputok kahit saan na ang kanilang ginawang pagpunteriya ng kanilang mga baril, dahil wala naman silang nakikitang anumang mga kalaban doon sa loob at labas ng kuta ng mga sundalo. Nang muling umaalingaw-ngaw ang mga kasunod na mga pagputok galing doon sa kuta ng mga sundalo, dalawa na naman ang nakabulagta ng mga rebelde. Kapwa sa may ulo pa rin ang tama ng mga ito. Kaya agad na nagpalingon-lingon ang mga ito at sinipat-sipat ang itaas na mga bahagi ng mga kakahuyan. Nakatago na kasi ang kanilang grupo doon sa likod ng mga batuhan. Ngunit tinatamaan pa rin ang mga ito ng mga pagbaril ng kalaban. Kaya sa tingin nila, nasa itaas ng mga kakahuyan ang pinanggagalingan ng mga pagbaril. Ngayon, mas binabaan na ng mga ito ang kanilang pagtatago na halos nakadapa na ang mga ito sa lupa, habang pilit na hinahanap ang kinaroroonan ng mga pagbaril. Ngunit biglang may nakita ang mga ito na napakabilis na nagpatalon-talon doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Napakabilis nang nilalang na kahit sa kanilang mga mata, halos hindi nila ito kayang sundan. Wika agad ng isa sa mga rebelde. "Aswang ang isang iyan, Commander Rudy. Paanong may mga aswang ang kuta ng mga sundalo?" Agad na utos ng kanilang namumuno na barilin ang nakikitang nilalang. Kaya muling namutawi ang mga putukan doon sa lugar na iyon. Ngunit sa sobrang bilis nitong sinunoy, hinding-hindi nila magawang mapapatamaan man lamang ito. Hanggang sa nakikita nilang papalapit na ang nilalang sa kanilang kinaroroonan. Sa sobrang pagkabahala ng mga rebelde, agad na nagsiatrasan ang mga ito doon sa gilid ng mga batuhan na sa mga pagkakataon na iyon, kitang-kita na sila galing doon sa mga pinagtataguan nila ni Tandang Bitoy. Kaya wala nang inaksayang oras ang mga iyon. Kasama ang grupo nila ni Paking, agad na nagpakawala ang mga ito ng mga pagbaril. Kaya makalipas lamang ang ilang mga segundo, sunod-sunod nang bumagsak ang mga rebelde doon sa batuhan. Lalong nagulantang ang mga ito dahil nakalapit na ng tuluyan itong sinunoy sa kanila at walang habas na pinagkakalmot ang mga ito ng batang aswang. Dalawa agad ang bumagsak sa lupa at agaran na namatay ang mga ito. Sa puntong iyon, gumawa na din ng paraan ang kasama ng mga ito na dalawang mga antingero. Mabilis na nag-uusal ang mga ito ng mga orasyon. Sinubukan ng mga ito na gumawa ng mga usal na linlang para sana makakatakas pa sa lugar na iyon. Ngunit laking gulat ng mga ito nang maramdaman na nawasak agad ang kanilang ginawang orasyon. Bago pa nakapaglatag ng mga orasyon ang dalawang mga antingero, nakagawa na ng mga mas malalakas na orasyon sina Butchok at Gabriel. Tumigil na sa mga pagpapuputok sina Tandang Bitoy dahil nakita na ng mga ito ang mga bata na nandoon na sa grupo ng mga rebelde. Iniiwasan nila na matamaan ang mga bata ng kanilang mga pagbaril. Ngunit nakakagulat pa rin ang sobrang tapang ng mga bata na walang katakot-takot na umatake doon sa grupo mismo ng mga rebelde. Sina Butchok at Gabriel, inuna nilang pilabagsak ang dalawang mga antingero na kasamahan ng mga rebelde. Walang nagagawa ang mga antingero dahil di hamak na mas malakas ang dalawang bata kumpara sa kanila. Wala na rin nagawa ang mga rebelde. Hindi na nagamit ng mga ito ang kanilang mga baril dahil gamit ang mga orasyon na pamako ng mga bata, tuluyang hindi na nakakilos ang mga rebelde at napabagsak na nila ang lahat ng mga ito, pati na ang pinuno ng mga rebelde sa grupong iyon. Kahit na may mga sugat na ito, pilit pa rin itong lumalaban sa kanila. Ngunit sa inis nitong si Butchok, agad na binigyan niya ito
ng isang solidong sapak sa sikmura na naging dahilan para mayanig ang buo nitong katawan at tuluyang bumagsak sa lupa. Makalipas ang ilang mga sandali, tuluyan na din na nakakalapit doon ang grupo nila ni Tandang Bitoy at Sarhinto Gabi. Sa muli, nasaksihan na nila kung ano ang kayang gawin ng mga batang ito kontra sa mga mababangis na mga rebelde. Hindi biro ang kanilang ginawang pagtalo sa mahigit sa 40 mga rebelde. Napatay nila ang mahigit sa 20 sa mga ito habang mayroon namang malulubhang pinsala ang ilan na kasama ng mga ito. Agad na tinatawagan nila ang grupo ni General Guevara para i-turn over na ang nahuli nilang mga rebelde. Sinisigurado talaga nitong si General Guevara na hindi masasayang ang ginawa nila ni Butchok. Agad nakakasuhan nila ang mga nahuling rebelde. Mahigpit din ang kanilang ginagawang pagbabantay sa mga ito para hindi makagawa ng paraan ang mga rebelde na mailigtas ang mga ito. Alam nitong si General Guevara na doon sa patag maraming kasabwat ang mga ito na mga tao at maaring sa kanilang hanay din, at doon sa mga pulis hindi rin maiwaglit na maaring may mga kasabwat din ang mga ito. Kinabukasan, kumalat agad ang balitang tinalo ng mga baguhang mga sundalo ang mababangis na mga rebelde doon sa kabundukan ng Kampo Uno. Sa loob lamang ng ilang mga minutong bakbakan, napatay ang mahigit sa 20 mga rebelde at nahuli ang mga natitira. Kaya sumabog talaga ang balitang iyon na kumalat sa lugar ng kampo, pati na sa ibang mga bayan. Wala pa kasing nakakagawa ng mga ganong bagay sa ilang taon na pakikipaglaban ng mga sundalo at pulis doon sa mga kabundukan ng kampo, mula Kampo Uno hanggang doon sa Kampo Otso. Kaya nagiging interesado na ang iba pang mga grupo ng mga sundalo at mga kapulisan na makikilala nila ang mga bagong dating na mga sundalo. Ngunit wala pang ideya ang mga ito na mga bata pala ang grupong humuli at tumalo doon sa mga rebelde. Umabot na din ang pangyayaring iyon doon sa mga rebuilding nasa kagubatan ng Kampo Uno at Kampo Dos. Sa mga pagkakataon na iyon, galit na galit itong si Commander Paltik. Halos hindi pa rin ito makapaniwala na gano'n na lamang kabilis na tinalo ang kanyang mga tauhan. Isang malaking kawalan ang pangyayaring iyon para sa kanyang grupo at isang malaking kahihiyan. Agad na nakipagpulong itong si Commander Paltik sa mga kasabwat na mga aswang na pinamumunuan naman nitong sila kay Puling. Sa lahat kasi ng mga aswang na namumugad sa kabundukan na iyon, isa ang pangkat nitong sila kay Puling ang pinakamalaki. Nais ng mga ito na gantihan nila ang mga batang sundalo. Sa kabilang banda naman, hindi nababahala ang grupo nila ni Butchok. Alam nila na dahil nakikilala na ang kanilang grupo, maaring mas marami na ang nakakakilala sa kanila at mas nanganganib ngayon ang kanilang kaligtasan. Ngunit wala ngang pakialam itong si Butchok. Sa araw na iyon, kasalukuyan na nagpupulong ang kanilang grupo. Balak nitong si Butchok na sa pagsapit ng hapon, hahagilapin nila ang kuta nila ni Lakay Puling para subukan na kausapin ang mga ito. Habang itong si General Guevara, binalaan nito si Butchok na kailangan nilang mag-ingat sa lahat ng mga pagkakataon at huwag basta-basta na magtitiwala sa lahat ng mga taong makakasalamuha nila. Lalo na doon sa mga taong naninirahan sa kabundukan ng Kampo Uno at Kampo Dos, dahil halos lahat ng mga ito ay mga kasabwat ng mga rebelde at mga aswang. Kinahapunan, papaalis na naman sina Butchok para tuparin na ang kanilang balak na makipag-usap doon sa grupo ng mga aswang. Kasama ngayon itong si Butchok, sina Nunoy, Toto, ang kanang kamay nitong si Kimba at sina Tandang Bitoy at Romeo. Sinadya ni Butchok na maiiwan ang kanyang kuya Gabriel doon sa kuta.
para mayroong magmamando pa rin doon sa mga naiwan habang wala sila. Makalipas ang ilang mga sandali, mabilis nang binabaybay ng mga bata ang kakahoyan. Habang naglalakad din ang mga ito, panay ang mga ginagawang usal ng kanilang grupo para mapanatili ang mga malalakas na mga puder at mga harang. Ang hindi alam ng mga bata, sa mga oras na iyon, umuusad na din ang grupo ng mga aswang para magmanman doon sa kanilang kuta. Wala muna sa kanilang plano ang gagawing pagpasok sa kuta ng mga sundalo dahil sa nangyayari doon sa mga kasabwat nilang mga rebelde. Sa tingin ng mga ito, maaaring napakadelikado ang gagawing pagpasok sa kuta ng mga sundalo. Kaya ang kanilang binabalak tulad sa mga naunang plano ng mga rebelde, abangan na lumabas ang mga bata galing doon sa kuta at sa katatambangan. Ngunit doon sa gilid ng sapa, habang umuusad ang grupo ng mga aswang, agad na nagkakaamuyan na ang dalawang mga grupo. Nararamdaman ng mga matatandang aswang na mayroong mga nilalang ang nasa paligid na may mga kaalaman sa aral sa kanan. Kaya mabilis nang nagpulasan ang mahigit sa 20 mga rebuilding aswang papunta doon sa mga batuhan at likuran para makapagtago. Naramdaman na din nila ni Tinyinti Musang ang presensya din ng mga aswang. Kaya utos din ito na kailangan muna nilang tumigil sa kanilang paglalakad at gumawa agad ng mga usal. Wika nitong si Butchok. Talasa na ninyo ang inyong mga paningin at mga pakiramdam. Masama ang hinala ko sa aking mga nararamdaman. Buddy, subukan mong palawakin ang mga pang-amoy mo. Mga aswang ang aking mga nararamdaman at natitiyak kong hindi galing ang mga aswang na ito sa angkan ni Tandang Tiboy. Sobrang layo na kasi ang lugar na ito galing doon sa kanilang kuta. Mabilis naman na kumilos itong sinunoy at pagkatapos na makapag-usal ito ng mga orasyon, agad na sumisinghot-singhot ito sa buong paligid. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, wika ng batang aswang. Mukhang nasa likod ng mga kakahoyan ang mga ito, buddy. Malapit doon sa mga malalaking batuhan, nanduroon ang kanilang grupo. Kaya agad na gumawa ng plano ang mga ito. Sina Nonoy at Butchok doon na dadaan ang mga ito sa gilid ng sapa ng palihim. Samantalang itong si Kimba, inutusan ito ni Butchok na doon pumuwisto sa mga batuhan na nasa kabilang bahagi naman ng sapa. Samantalang sina Commander Anino, Tandang Bitoy at Romeo, magpapatuloy lamang ang mga ito sa kanilang paglalakad para agawin ang atensyon ng mga maaring mga kalaban na sa unahan. Pagkatapos na makapag-usap ang mga ito, agad nang muling kumilos ang kanilang grupo. Sina Tandang Bitoy, kinakabahan man ang dalawa, ngunit nakahanda naman ang kanilang mga baril at isa pa, kasama niya ang mga batang ito. Naglalakad na ang tatlo doon sa kakahuyan. Samantalang sina Nonoy at Butchok, mabilis na umibis ang mga ito doon sa gilid ng sapa. Kargado na ang mga ito ng mga malalakas na mga usal at mga orasyon na sa bulag. Itong si Kimba, napakabilis na tumakbo at tumawid ito doon sa kabilang bahagi ng sapa. Dala ang baril nitong sniper. Kailangan na makahanap siya ng pwesto na makasinta ng mabuti doon sa mga makakalaban. Makalipas naman ang ilang mga minuto, habang nagtatago ang mga aswang doon sa likod ng mga batuhan at mga puno ng kahoy, nakita na nila sina Commander Anino, Tandang Bitoy at itong si Romeo na naglalakad doon sa mga kakahoyan na iyon. Ramdam din ng mga aswang na ang isa doon sa tatlo ay may mga tangan na kaalaman at mga aral. Kaya balak ng mga aswang na unahin sa pagkitil ang buhay nitong si Toto. Ngunit sa tingin ng mga aswang, mabilisan lamang ang kanilang gagawin sa pagpatay sa mga ito. Ano ba naman ang laban ng tatlo kontra sa kanila na napakarami ang bilang? Hindi na kasi nila nararamdaman ang pwersa nila ni Butchok
dahil nakapaglatag na ang mga iyon ng mga malalakas na mga puder at mga sabulag. Ilang sandali, wika nitong si Commander Anino na nararamdaman niyang umuusad na ang mga aswang doon sa paligid. Tandang Bitoy, sa oras na magpapakita na ang mga aswang, kailangan na manatili lamang tayo sa ating kinaroonan. Hintayin natin na mauna sa pag-atake si Tinyente Musang bago tayo gagawa ng mga hakbang at mga pag-atake. Tumango lamang si Tandang Bitoy at Romeo. Kahit kasi nakasama nila ngayon ang mga bata, hindi pa rin nila maiwasang kabahan at pinagpawisan na ang mga ito ng malapot dahil sa kanilang nararamdamang takot. Sa mga pagkakataon na iyon, kitang-kita na din nila ni Butchok at Nunoy ang mga aswang na unti-unting kumikilos na din. Uwi ka nitong si Butchok. Mukhang mayroong pupuntahan na bakbakan ang mga ito, buddy. Nakapagtataka kasi ang dami ng kanilang bilang na umaligid dito sa gubat na ito. Pati itong si Kimba, nakikita na din niya ang mga nilalang doon sa unahan. Nagulat pa nga ito nang makita ang dami ng bilang ng mga aswang. Nang marinig na nila ni Commander Anino ang mga pag-angil ng mga aswang, agad na itong nag-uusal ng mga orasyon. Pakiwari kasi ng batang rebelde, maaring nasa malapitan na sa kanila ang mga aswang na ito. Humanda na kayo, Tandang Tiboy, ang muling wika nitong si Commander Anino. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, may mga nakikitang nilalang na sina Commander Anino doon sa paligid. At mayroong anim silang nakikitang mabilis na naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Batid agad nila ni Commander Anino na mga aswang ang mga ito dahil na rin sa kanilang mga hitsura. Nakakaamoy na din ang tatlo ng kakaibang baho. Matatalim ang mga titig ng mga ito sa kanila habang nakita nilang bumuka-buka ang mga bibig ng mga aswang. Samantalang sa kanilang paligid, may nasisipat na din silang tumatakbong mga aswang papaikot sa kanilang kinaroroonan. Mas lalong nakakaramdam ng pagkatakot sina Tandang Bitoy at itong si Romeo nang makita ng mga ito ang mga papangit na hitsura ng mga aswang. Kita na din nilang nagsilabasan na ang mga matatalas nitong mga kuko at mga ngipin. Hindi naman nakitaan ng pagkatinag itong si Commander Anino dahil alam niyang nakahanda ng umatake sina Butchok na nasa paligid lamang. Nang makalapit na sa kanila, ang anim na mga aswang agad na wika ng isa sa mga ito. Ano naman ang ginagawa ninyo sa gubat na ito? Malayo na ito sa tumana. At alam naman ninyong marami ang mga naninirahan sa gubat na ito. Maraming mababangis na mga nilalang sa gubat na ito. Hindi man lamang kayo nagdadalawang isip na sumuot sa kagubatan ng mansilig. Ikaw bata, wika ng isang medyo may katandaan na aswang kay Tutok. Alam kong may mga tangan ka dahil ramdam ko ito. Ngunit kaya ba ng kakayahan mo na iyan na talunin ang aming pangkat? Galing ang angkan namin kay Lakay Puling ang naghahari sa gubat na ito. Sagot naman itong si Toto na nakipagtitiga na doon sa mga aswang. Mas mabuti nga kung galing ang angkan ninyo sa tinatawag ninyong Lakay Puling dahil ang taong iyan ang aming hinahanap. Nandirito kami sa gubat na ito para makausap ang pinuno inyo. Ang sinasabi mong Lakay Puling, mayroon lamang kaming mahalagang pakay sa kanya. Ngunit imbis na sumagot, tumawa lamang ang mga aswang at wika pa ng isa sa mga ito. Sa tingin ba ninyo na mapapayagan namin ang sinasabi mo, bata? Hindi pa ba ninyo naintindihan ang sitwasyon ngayon? Batang sundalo, hindi na kayo makakalabas sa gubat na ito na buhay. Kayo ang magiging hapunan namin mamayang gabi.
sa narinig, agad na itinutok nila ni Tandang Bitoy at Romeo ang kanilang dalang mga baril doon sa mga aswang. Ngunit hindi man lamang pinansin iyon ng mga aswang na parang hindi natatakot sa hawak ng mga baril nila ni Tandang Bitoy. Muling sagot naman nitong si Toto. Nako, mali ang sagot mong iyan, aswang. Gagawin namin ang aming gusto, papayag man kayo o hindi. Pagkatapos, biglang umindak na lamang sa lupa itong si Commander Anino at ibinato ang kanina pa nakahandang mga orasyon. Matapos na gawin iyon ng bata, agad na nangangarag ang mga katawan ng mga aswang at nahihilo ang mga ito nang tamaan ng malakas na orasyon nitong si Toto. Pati pa nga ang mga aswang na malapit lamang sa kanila at nagtatago sa likod ng mga puno ng kahoy, agad na bumulagta ang mga ito at ramdam ang sakit at pamamanhid sa kanilang mga katawan. Pagkatapos, umaalingaw-ngaw na din agad ang mga putok galing sa baril nila ni Tandang Bitoy. Nakakailag naman agad ang anim na mga aswang kahit nahilo pa ang kanilang pakiramdam. Ngunit biglang bumagsak na lamang ang dalawa sa mga ito. Basag ang mga ulo dahil sa tama ng sniper nitong si Kimba. Biglang nawala na din itong si Commander Anino sa kanyang kinatatayuan. At gamit ang punyal, agad na itinarak niya ang hawak na armas sa dibdib ng isang aswang. Inuna nitong si Toto ang matandang aswang na maaring balakid sa labanan nilang iyon. Agad itong napangasab at sinubukan pa sanang mag-usal ng orasyon ng matandang aswang kahit na may tama na ito sa dibdib. Ngunit nang dampian na ni Toto ang sentido nito, sabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon, agad itong bumagsak sa lupa, bumubula ang bibig at nangingisay.